Kabanata 2861. Nabaligtad na tambol. Ang 12 Fire God Guards ay nasa Mid-Divine King Realm, ang katatagan ng kanilang katawan ay mas malakas pa sa Origin Divine Tool. Matapos ang binyag ng Karmic Fire ng Red Lotus, ang mga puppet ay naging hindi kapani-pani walang nakakatakot. Hindi pa banggitin ang 12 sa kanila, hindi na nakayanan ni Zuan Shenji ang 6 na Fire God Guards. Sa wakas ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Zuan Shenji na parabang siya ay ganap na pinigilan ni Jiang Chen. Ang sword chi ni Jiang Chen ay mahigpit ding nagbanta kay Zuan Shenji at ang kanyang pinsala ay naging mas malala. Habang umuunlad ang sitwasyon, sa wakas ay naramdaman ni Zuan Shenji na nasa malaking panganib ang kanyang buhay. Kinakabahan din sina Zuan Qing, Shen Liankao at iba pa. Alam nilang lalala ang kanilang sitwasyon kung matatalo si Zuan Shenji. Malalim na Heavenly Sword Seal. Nine Sky Profound Lady Sword. Mapatla ang mukha ni Zuan Shenji ngunit hindi siya nagpanik. Sa sandaling ito, hindi niya kayang magpanik at guluhin ang kanyang mga diskarte, kung hindi ay mamamatay siya sa mas kakilakilabot na paraan. Ang Nine Sky Profound Lady Sword ay naglabas ng siyam na magkakaibang anino ng espada at ang bawat anino ng espada ay nakakatakot. Sinubukan ni Zuan Shenji na lumayo sa 12 Fire God Guards. Gayunpaman, sa ilalim ng mabigat na pag-atake, siya ay magiging malubhang na sugatan. Walang hangganan na espada, ikapitong espada. Patuloy na binago ni Jiang Chen ang 5th sword at 6th sword, at sa wakas ay nagawa niyang pagsamahin ang sword skill sa kanyang Heavenly Dragon Sword at itinaboy ang 7th sword na ipinakita ni Fang Bi kanina. Ikapitong espada. Sa sandaling ito, bumuhos ang ulan sa buong lupa. Lumikha ito ng katulad na pagkasira gaya ng Little Usher Sword Formation ni Jiang Chen. Gayunpaman, ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa pagbuo sa mga tuntunin ng hilaw na kapangyarihan. Kahit na ganoon ang 7th sword ay hindi maikakailang malakas pa rin. Dahil sa langit na puno ng umuulan ng mga espada, nakaramdam muli si Zuan Shenji ng matinding pressure. Tuluyan na niyang nawala ang pagiging agresibo niya. Ang Fire God Guards ay patuloy na umaatake sa kanya sa sandaling ito habang ang 5 Elemental Trigram Fire Formation ay nakulong siya. Maaaring hindi matalo ng isang formation si Zuan Shenji, ngunit na-maximize ng Fire God Guards ang paggamit ng 5 Elemental Trigram Fire Formation. Wala kang paraan ngayon. Ginawa ni Jiang Chen ang kanyang sarili bilang isang espada, pinagsama sa kaluluwa ng espada ng Heavenly Dragon Sword, at bumagsak kay Zuan Shenji. Jiang Chen, hindi matatapos ang laban natin hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Kinagat ni Zuan Shenji ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay kasing itim ng tinta. Sa ilalim ng matinding pagsupil, napakahirap na para sa kanya na gumawa ng anumang aksyon dahil lahat ng sword chi ay lumalaban sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Zuan Shenji kundi ang labanan si Jiang Chen. Sinabi ko na isa lang sa atin ang mananatiling buhay. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Hindi siya nagpakita ng anumang awas sa sandaling ito. Kasuklam-suklam ka. Nagagawa mo lang akong talunin ng mga puppet mo, gagawin ba yan ng bayani? Maglakas loob ka bang labanan ako ng harapan? Nag-aapoy sa galit ang puso ni Zuan Shenji ngunit wala siyang pagpipilian. Maaaring labanan ng 12 puppet ni Jiang Chen ang sinumang eksperto sa late Divine King o kahit isang half-step Hierarch expert. Ang mananalo ay kukunin ang lahat. Ang kabaitan ay ang epigraph ng mabait na tao. Ang kasuklam-suklam ay ang daan ng mga gumagawa ng masama. Mayroon lamang malakas at mahina sa mundo. Kung ikaw ang may Fire God Guards, baka hindi mo piliin ang mga tuwiran sa akin, di ba? Mukhang malamig si Jiang Chen, at hindi alam ni Zuan Shenji kung paano tutugon. Tama ang sinabi ni Jiang Chen. Ang mga mahihina lamang ang magsisikap na mga tuwiran at ang mga malalakas ay aakyat sa tuktok ng entablado. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Ang mga nabigo ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magsalita. Pinilit mo akong gawin ito. Jiang Chen. Ang mga mata ni Zuan Shenji ay nanlilisik sa apoy. Ginalaw niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang napakalaking drum na duguan. Ang drumhead ay itim at ang drum mismo ay pula. Nabaligtad na drum. Tinamaan ni Zuan Shenji ang dagwang tambol ng isang nakakabinging putok. Sa isang iglap, ang 12 Fire God Guards ay umatras ng halos 10 hakbang paatras.
Ang nakakakilabot na tunog ng alon ay nagpasindak kay Dong Huang Tai Markang Pai Wei at sa iba pa at inubos nila ang lahat ng kanilang nakuha upang bantayan ang kanilang puso upang manatiling buhay. Gayunpaman, halos lahat ay nasugatan ng husto ng malakas na sound wave at ang echo sa loob ng Ice Canyon. Walang sino man ang naging exception, tumakas ang lahat palayo sa canyon. Si Jiang Chen ay natigilan saglit. Ang Divine Golden Bell ay halos mabasag ng upturned drum ni Zuan Shenji dahil siya ay talagang mas mahina kaysa sa kanya noong nakikipaglaban kay Gui Gu. Pinuprotektahan ng 12 fire guard si Jiang Chen sa loob ng 5 elemental trigram fire formation mula sa upturned drum. Hahaha, Jiang Chen, sabi ko na nga ba wag mo akong pilitin. Titingnan ko kung paano mo haharapin ang upturned drum. Matalim ang mga mata ni Zuan Shenji nang sa wakas ay nalabunan niya ang pag-atake ng 12 fire god guards. Ang lakas mo, may sarili din akong pakulo. Huwag maliitin ang iba. Ako si Zuan Shenji, ang numero uno sa siyam na hangganan. Ako ay walang talo. Imposibleng matalo mo ako. Anong kayamanan? Pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata dahil ang upturned drum na ito ay talagang makapangyarihan at mahirap ipagtanggol. Ang kalidad nito ay umabot pa sa pinakamataas na larangan ng Origin Divine Tool. Kahit na ang isang Hirurch expert ay maaaring walang ganoong kataas-taasang Divine Tool. Ikalawang strike, Chaotic Heart Wave. Si Zuan Shenji ay gumawa ng isa pang suntok na tumama sa upturned drum. Muling tinaboy ng kalakasan nito si Jiang Chen pabalik sa isang sulok. Ang tanawin ng canyon ay lalong angkop na gamitin ang upturned drum dahil ang sound wave ay maaaring umalangaw-ngaw sa canyon. Nadama ni Jiang Chen na ang kanyang espiritu ay nasugatan ng husto ng mga sound wave. Maaari lamang gamitin ng isa ang nakakatakot upang ilarawan ang eksena. Dahil ang Chaotic Heart Wave ay lumikha ng malaking pinsala sa kanyang espiritu, maaari lamang niyang umatras kaagad ang kanyang sarili. Gayunpaman, pinuntirya ng Chaotic Heart Wave si Jiang Chen at hindi na siya iniwan. Kapag na-target siya, tiyak na maaapektuhan ang kanyang espiritu ng mga sound wave. Naghihirap din ang buong katawan niya dahil sa tunog ng drum. Tinupad nga ng upturned drum ang reputasyon nito. Sa hindi inaasahan, ang taong ito ay may kahangahangang card. Ito ay maihahambing pa sa Big Yellow Soul Exterminating Divine Sound. Walang kwenta ang pagsara ng tenga dahil hindi lang sa tenga ang inatake ng upturned drum kundi pati na rin sa puso. Arg! Si Jiang Chen ay patuloy na humakbang paatras at siya ay sobrang putla. Bigla niyang naramdaman na imposibleng makatakas siya sa mapangwasak na pag-ataking ito. Gayunpaman, hindi niya hahayaang patuloy na kontrolin ni Zuan Shenjin ang sitwasyon. Si Jiang Chen ay naging isang sinag ng liwanag, tumatakbo palayo sa canyon. Nagtamo ng matinding sugat ang kanyang katawan lalo na sa huling strike. Masyadong malakas ang Chaotic Heart Wave at hindi niya ito nakayanan. Nahulog siya sa isang pasibong posisyon at makatakas lamang mula sa canyon. Sa pagkakataong ito, pinalayas niya ang kanyang atypical spatial zone para sa pagtakas palayo sa pag-atake ng upturned drum. Gusto mong tumakas? Humph! Saan tatakbo? Ang dagandong ni Zuan Shenji ay kasing lakas ng kulog na kumalat sa 1,000 palayo. Ramdam ng lahat ang mapangwasak na pressure na pinakawalan mula sa kanya. Kabanata 2862, numero 1 sa siyam na hangganan. Nang makaranas ng matinding pinsala si Jiang Chen, ang piraso ng buhangin sa Warrior's Gate ay biglang nakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang espiritual na lakas. Sa isang iglap, ang kanyang espiritual na lakas ay ganap na nabawi at naabot ang pinakamataas na kalagayan ng isang emperador na kaharian ng espiritual na lakas. Si Jiang Chen ay hindi pa nakakabisa kung paano ito ganap na gamitin. Sa sandaling ito, biglang nag-activate ng defensive mode ang kaluluwa ni Jiang Chen habang inaatake ang espiritu ni Jiang Chen. Nakatulong din ang Great Soul Derivation Technique na mapahusay ang kaluluwa ni Jiang Chen sa isang pinakamainam na kaharian. Biglang-bigla, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa isip ni Jiang Chen habang ang Great Soul Derivation Technique ay patuloy na nagpapahusay sa kanyang Emperor Realm Soul. Ang kanyang espiritual na lakas ay naging mas matatag at makapangyarihan. Soul of Motion. Ito ba ang Soul of Motion ng Great Soul Derivation Technique?
Sa wakas ay nakamit ng Great Soul Derivation Technique ang isang mahusay na pag-unlad. Tuwang-tuwa si Jiang Chen. Ang Great Soul Derivation Technique ay talagang napakalakas. Mula nang pumasok siya sa Divine World, ang kanyang Great Soul Derivation Technique ay hindi nakamit ang anumang tagumpay. Ngunit ngayon, nararamdaman niya na may nangyari sa pagitan ng kanyang Great Soul Derivation Technique at ng Emperor Rim Soul. Ang kalakasan ng Great Soul Derivation Technique ay ganap na ipinakita sa pagkakataong ito. Saan man dumaan ang kanyang kaluluwa, nagdulot ito ng nakakagulat na kaguluhan. Ang Soul of Motion ay nakatulong sa Great Soul Derivation Technique ni Jiang Chen na lumikha ng isang mabigat na epekto. Ang pag-atake ng kaluluwa ay mas nakakatakot kaysa sa anumang solidong pag-atake. Maaari itong maglunsad ng isang pag-atake ng madali sa pag-iisip ng isang tao at bawiin ang sarili nito ng walang kahirap-hirap nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang kombinasyon ng Great Soul Derivation Technique at Emperor Realm Soul ay nagawang gawing simple ang mekanismo ng pag-atake ng kaluluwa. Ang pag-atake gamit ang kanyang Emperor Soul at Great Soul Derivation Technique ay nakakatakot. Iyon ang dahilan kung bakit ang Soul of Motion ay napakalakas. Nang ilunsad ni Jiang Chen ang Great Soul Derivation Technique, malinaw niyang naramdaman ang lokasyon kung saan lilito si Zuan Shenji sa susunod na segundo. Maging ang bilis at aura ng kalaban ay ganap na na-control. Nang ilipat ni Jiang Chen ang kanyang kaluluwa, ang Great Soul Derivation Technique ay gumalaw ng kasing bilis ng isang arrow na tumatagos sa kaluluwa ng isang tao. Kung ang kaluluwa ng kalaban ay mas mahina kaysa sa kaluluwa ni Jiang Chen, ang kaluluwa ng kalaban ay tiyak na masasaktan ng husto. Gayunpaman, malaki rin ang halaga ng Soul of Motion sa espiritual na lakas ni Jiang Chen. Kapag nag-cast ng Soul of Motion, kakainin din ito ang Divine Origin Strength. Sa kasalukuyang cultivation realm ni Jiang Chen, isang beses lang niya magagamit ang Soul of Motion. Kung siya ay pabaya, baka lumunin pa siya ng Soul of Motion dahil napakahina pa rin ng kanyang cultivation realm. Kahit na naabot na ng kanyang soul realm ang Emperor Realm, ang kanyang cultivation realm ay hindi pa nakakarating dito. Kapag ang aking soul realm o cultivation realm ay sumulong muli sa hinaharap, ang Great Soul Derivation Technique ay tiyak na gaganda rin. Tuwang-tuwa si Jiang Chen dahil nakamit ng kanyang Great Soul Derivation Technique ang isang mahusay na pag-unlad. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang kakilakilabot na Emperor Realm Soul. Hindi lahat ay nakapaglansad ng pag-atake gamit ang kanilang kaluluwa ngunit magagawa ng Great Soul Derivation Technique. Ang isang ordinaryong cultivator ay makapagpapalabas lamang ng pressure laban sa kalaban gamit ang kanyang kaluluwa, ngunit ang Great Soul Derivation Technique ni Jiang Chen ay maaaring maglunsad ng mga pag-atake laban sa kaluluwa ng kalaban. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabigat. Ang pagsupil ni Jiang Chen sa kaluluwa ng kalaban ay talagang nakakatakot. Kung wala ang Emperor Realm Soul, ang kalaban ay madaling masaktan ng kanyang Great Soul Derivation Technique. Maari pa nitong patayin ang kalaban ng walang kahirap-hirap dahil tiyak na mamamatay ang isang tao kung ang kanyang kaluluwa ay madudurog. Gayunpaman, hindi nang ahas si Jiang Chen na subukang umatake gamit ang kanyang Great Soul Derivation Technique. Kung ang kalaban ay isang Hierarch Realm o kahit isang Divine Emperor Expert, mahirap tansyahin ang tunay na lakas ng kalaban. Bagamat ang kaharian ng kaluluwa ng kalaban ay maaaring hindi nagtataglay ng kalakasan ng kaharian ng God Emperor, ang nakakatakot na lakas ng kalaban ay maaaring makita pa rin ang pagkilos ni Jiang Chen at may pagtanggol ang kanyang sarili ng maayos. Kaya naman hindi madaling patayin ang kalaban sa isang soul attack lang. Maliban kung nakatagpo si Jiang Chen ng krisis sa buhay at kamatayan, hindi niya madaling gamitin ang Soul of Motion. Gayunpaman, mayroon ng ideya si Jiang Chen kung paano haharapin si Zuan Shenji sa ngayon. Gusto niyang subukan ang kanyang Soul of Motion sa kanya upang makita kung gaano ito kalakas. Jiang Chen, dapat kang mamatay ngayon. Wala kang pagkakataon na maging numero uno sa siyam na hangganan. Ako, si Zuan Shenji, ang tunay na henyo. Hahaha. Lumapit si Zuan Shenji kay Jiang Chen at muling hinampas ang kanyang upturned thumb. Lahat ng iba pang eksperto ay agad na umatras at lahat sila ay natakot. Soul of Motion, Great Soul Derivation Technique.
Ang Emperor Realm Soul ni Jiang Chen ay nakast sa sandaling ito at ang kanyang Great Soul Derivation Technique ay ganap na naipahayag, na tinatakpan ang buong kanyan. Ang lahat sa loob ng 10 li ay nasa ilalim ng kumpletong kontrol ni Jiang Chen. Ang kanyang Soul of Motion ay biglang tumusok sa katawan ni Zuan Shenji. Ang kaluluwa ni Zuan Shenji ay biglang nagtamo ng matinding pinsala dahil hindi pa siya handa para sa gayong pag-atake ng kaluluwa. Nagawa ng The Soul of Motion na tulungan si Jiang Chen na durugan ang kaluluwa ni Zuan Shenji. Hawak ang upturned drum sa kanyang mga kamay, biglang nahulog si Zuan Shenji mula sa langit na parang shooting star. Ang kaluluwa ng Emperor Realm ni Jiang Chen ay nakayanan ang tunog na pag-atake ng upturned drum sa parehong oras. Ang kaluluwa ni Zuan Shenji ay naduroj at ang kanyang katawan ay nawala ng buong lakas. Ang kamatayan ay nangyari sa 1 segundo. Si Jiang Chen ay dumanas din ng malaking pinsala dahil naubos ng Soul of Motion ang kanyang lakas. Halos maubos nito ang lahat ng tibay at divine origin strength ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay lumuhod sa lupa gamit ang 1 tuhod at siya ay namutla. Puno na rin ng pawis ang katawan niya. Naghihingalo na rin siya at nakasandal sa dingding. Agad siyang uminom ng 1 piraso ng energy recovery pill ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay hindi na mababawi sa ganoong kaikling panahon. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1 araw upang makabalik sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Kinuha ni Jiang Chen ang upturned drum dahil ito ay isang mahalagang kasangkapan. Isa itong nangungunang origin divine tool. Hindi niya magagawang pinuhin ang gayong kataas-taasang kasangkapan sa kasalukuyan. Tuluyan na rin siyang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Namatay si Zuan Shenji. Magkasama ba silang mamamatay sa labanan? Hindi kinakailangan. Ang dalawa sa kanila ay lalong halimaw. Paano sila madaling mamatay? Tingnan mo, ito ay si Jiang Chen. Nandyan siya pero ang chi ni Zuan Shenji ay tuluyan ng nawala, namatay na ba siya? Mahigit 10 eksperto ang lumapit sa kanila. Sina Yan Qingcheng, Mo Ying Dongchen at iba pa ay malubhang nasugatan sa pag-atake ng upturned drum. Ang pagkamatay ni Zuan Shenji ay nagdulot ng kaguluhan sa mga eksperto. Samandal si Jiang Chen sa 1 bato at ang kanyang mga mata ay parang walang laman at pagod. At least, makakapagpahinga na siya. Imposible, senior. Bumagsak ang mukha ni Zuan Qing. Si Zuan Shenji ay heavenly profound sect at maging ang pagmamataas ni Qilian Boundary. Ngunit siya ay natalo ni Jiang Chen, ang kanyang hininga ay ganap na naglaho. Haha, sinabi ko na noon, hindi tayo bibiguin ni Brother Jiang. Nakangiting sabi ni Amo Kehan. Ang mga nasa panig ni Jiang Chen ay ngumiti ng husto habang ang mga sumuko kay Zuan Shenji ay nagsimulang umatras. Wala sa kanila ang nang-ahas na maliitin si Jiang Chen kahit na nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban ngayon. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban kay Gui Gu, nagawa pa rin niyang patayin si Zuan Shenji na itinuturing na tanging pag-asa sa 9 na hangganan. Pagamat siya ay tila malupit, siya ay talagang walang kapantay at ang numero 1 sa 9 na hangganan. Tinupad niya ang kanyang pangalan. Napatingin ang lahat kay Jiang Chen. Lahat sila ay sabay na natakot at gumagalang sa kanya. Kabanata 2863. Nangungunang Divine King. Uploaded by Nathan YouTube Channel. Namatay si Gui Gu sa 1 pagsabog, si Dong Huang Tai Markang Paiwa A ay malubhang nasugatan at si Zuan Shenji ay napatay. Si Jiang Chen ang tanging nagtaglay ng kanyang karangalan sa Battle Royale ng 9 Bound Iris. Nagpatawag si Jiang Chen ng Fire God Guard para kunin ang pilak na prutas. Ito ay 1 Mekantab na prutas, ang Silver Dragon Fruit. Hinawakan ni Jiang Chen ang Silver Dragon Fruit sa kanyang kamay at walang nang ahas na kalabanin siya dahil siya ang tunay na numero 1 eksperto sa 9 na hangganan. Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya? Tinalo ni Jiang Chen ang maraming malalakas na eksperto at pinamunuan niya ang universo sa ngayon. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ngayon, walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Dahil sa Silver Dragon Fruit na ito, maraming araw ang lumipas at ang Battle Royale of the 9 Bound Iris ay nagdala ng maraming casualty at kamatayan. Hindi napigilan ni Jiang Chen ang pagbuntong hininga sa kanyang puso. May mga orihinal na humigit kumulang 200 eksperto ngunit ngayon ay mayroon na lamang 40 hanggang 50 natitira.
Ang labanan ay naging mahirap at malamang na maraming iba pang mga magsasaka na ginawang mga kalansay sa ilalim ng isang tunay na dalubhasa. Kinailangan ding pagdaanan ni Jiang Chen ang paghihirap na ito nang walang pagbubukod. Gayunpaman, alam niya na ang kanyang paglalakbay sa pagiging isang tunay na dalubhasa ay magiging mas mahirap sa mga darating na araw. Ito ay dahil gusto niyang protektahan ang sarili niyang pamilya at gusto niyang tumuntong sa tuktok ng Divine World. Gusto niyang magpasakop sa kanya ang lahat ng tao sa mundo. Kinuha ang Silver Dragon Fruit. Napabuntong hininga ang mga gustong ipaglaban ito dahil alam nilang hindi sila kasing lakas ni Jiang Chen. Ang lakas ay ang tanging bagay na maaaring makapagsalita sa mundong ito. Hihihi, napakalakas. Ikaw talaga ang taong nagpasigla ng bagyo sa Lin Boundary. Jiang Chen, matagal ka na naming hinahanap. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng puti ang nakatayo sa kawalan na may nakakatakot na aura. Ang lahat ay namangha sa kanyang kakilakilabot na nagdulot ng matinding pagkagulat sa nakapaligid na mga bundok. Ito ay talagang kahanga-hanga. Mayroong dalawang malalakas na lalaki sa likod ng nasa katanghali ang gulang na lalaki at ang kanilang cultivation realm ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot din. Sa sandaling ito, lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa kanila. Silang tatlo ay higit na nakahihigit sa lahat. Sino ang mga taong ito? Sino ka? Malamig na sabi ni Jiang Chen dahil hindi niya talaga kilala ang mga taong ito. Gayunpaman, alam niyang marami na siyang naging kalaban. Kaya naman hindi na siya masyadong nagulat. Ngunit ang mga taong ito ay medyo malakas at mukhang handa silang mabuti para sa ngayon. Battle God Clan, Dao Yingqi. Si Dao Ling ang aking nakababatang kapatid. Nakapatay ka ng mga mahuhusay na tao mula sa Battle God Clan at ninakaw ang aming Dao Formation Technique. Dapat ay maaga akong dumating para kunin ang buhay mo. Malamig na sabi ni Dao Yingqi habang ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga palaso na nagpapahirap sa paghinga. Tina-target niya si Jiang Chen. Battle God Clan. Ang isang angkan ay nag-uusap lamang sa mga alamat. Ang taong ito ay seryosong nasaktan ng napakaraming tao sa lahat ng dako. Tila si Jiang Chen ay hindi makakahawak ng numero isang posisyon sa mahabang panahon. Hihihi. Oo, paano siya mananatiling buhay kung nasaktan niya ang Battle God Clan? Isa ito sa tatlong pinakadakilang clan kasama ang Heaven Clan at God Luo Clan sa Divine World. Maging ang Panginoon ng County ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila kung makikilala niya ang isang napakahusay na angkan. Hindi niya talaga alam kung ano ang kamatayan. Gaano kalakas ang loob niyang nakawin ang mana ng Battle Dao Clan at patayin ang kanilang henyo. Ngunit siya ay tila talagang may kakayahan, sa kasamaang palad, hindi siya mabubuhay ng matagal. Puntong hininga. Tatlong eksperto sa Divine King na kayang makipaglaban sa isang half-step hierarch. Mas malakas sila kaysa kay Zuan Shenji o Gui Gu. Ang mga tao doon sa wakas ay nadama na sila ay nakakita ng pag-asa ngayon. Kung matalo si Jiang Chen ng tatlong eksperto, magkakaroon sila ng pagkakataong makuha ang Silver Dragon Fruit. Si Jiang Chen ay namamatay ngayon pagkatapos ng matinding labanan. Pagamat hindi nila alam kung gaano pa karami ang lakas niya, kahit papaano ay halos imposible para sa kanya na labanan ang tatlong eksperto sa Divine King. Hindi umuulan pero bumubuhos. Damn it! Amo Kehan gritted his teeth and said. Natalo na ni Jiang Chen ang mga kakilakilabot na kalaban ngunit sino ang nakakaalam na ang tatlong halimaw na ito ay lilito dito ngayon. Ang tatlong eksperto sa Divine King na ito ay tila magkakaroon ng life and death fight kay Jiang Chen. Troublemaker, sabi ni Mo Ling Dongchen sa malalim na boses. Gayunpaman, talagang handa siyang makipag-away sa buhay at kamatayan sa mga taong ito. Walang manenakit sa lalaking gusto niya. Si Yan Qing Cheng ay naasar din at ang kanyang mukha ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Si Jiang Chen ay tuluyan nang nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Hindi niya papayagan ang mga taong ito na patayin si Jiang Chen, kung hindi, ano ang layunin para manatiling buhay siya? Oh, mga tao mula sa Battle Dao Clan. Karapat-dapat bang tawaging henyo si Dao Ling? Hahaha, nadumisan niya ang salitang henyos, at hindi rin kayo karapat-dapat na tawaging mga henyo. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Tinukso niya ang tatlong lalaki mula sa Battle Dao Clan. Nababaliw ang lahat kay Jiang Chen dahil mayabang pa rin siya kahit na nawalan na siya ng lakas.
hindi mo kailangang suriin ang isang henyo. Ipapadala kita sa impyerno sa labanan ngayon. Mahinang sinabi ni Dao Yingqi, wala siyang pakialam sa pangungutya ni Jiang Chen. Paano kaya magiging mapagmataas si Jiang Chen kung alam niyang mamamatay na siya? Sa mga mata ni Dao Yingqi, si Jiang Chen ay isa ng patay. Puntahan mo muna ako bago ka pumatay ng tao. Isang hakbang pasulong si Mo Ingdang Cheng at tumayo sa harap ni Jiang Chen. Walang hihipuin sa kanya ngayon maliban kung aapakan mo ang katawan ko. Kumilos din si Yan Qing Cheng. Ang mga babaeng ito ay hindi mas mahina kaysa sinumang lalaki at pumunta sila sa harapan upang protektahan si Jiang Chen mula sa tatlong eksperto sa Divine King. Ano man ang resulta, talagang kahanga-hanga ang kanilang espiritu, sila ang mga tunay na heroine. Hindi inaasahan, hahayaan mong protektahan ka ng mga babae. Jiang Chen, nasaan ang pride mo? Nasaan ang kayabangan mo? Hahaha, dahil ito ang kaso, bibigyan ko kayong dalawa ng leksyon. Ang kalakasan ng isang banal na hari ay hindi maaaring labagin. Panipi. Napakalaki ng aura ni Dao Yingqi at agad niyang nilabanan sina Yan Qing Cheng at Mo Ingdong Chen. Wala sa kanila ang mukhang mas mababa sa isa't isa. Gayunpaman, nanatiling kalmado at matatag si Dao Yingqi sa kabila ng pakikipaglaban sa dalawang kalaban. Isang hakbang na lang ang layo para maabot ng isang nangungunang eksperto sa Divine King ang Half-Step Hierarch. Sa sandaling siya ay tumuntong sa Half-Step Hierarch Realm, ang mga ordinaryong cultivator na iyon ay hindi madaling makipaglaban sa kanya. Daan-daang bulaklak ang namumukadkad, bumubuhos ang hamog. Si Yan Qing Cheng ay kasing ganda ng isang diyosa habang lumilipad sa kawalan at bumubuhos ang mga bulaklak na ulan. Matapos makuha ang mana ni Du Huan, bumuti din ang lakas ni Yan Qing Cheng. Pagamat hindi gaanong halata ang pagganap, ang pamana ni Du Huan ay nakakatulong sa kanyang husay. Ang ulan ng bulaklak ay parang ulan ng espada na tumatama kay Dao Yingqi. Ang maliit na trick, nanatiling kalmado si Dao Yingqi at hindi siya natakot. Ang hampas niya ng palad ay nagdulot ng kulog at hangin na nagdulot ng malakas na pag-atake. Inikot ni Mo Ingdong Chen ang kanyang katawan at inilunsad ang kanyang Mo Technique of Attack kasama ang pagpapahusay ng mana ni Dayai Fairy. Mo Technique of Attack, hiwa ng balahibo ni Mo sa lahat ng direksyon. Kabanata 2864. 8 Mysterious Warriors Formation. Inubos ni Mo Ingdang Cheng at Yan Qing Cheng ang lahat ng kanilang lakas sa labanan. Napakalakas nila at maihahambing pa nga sa sinumang eksperto sa late Divine King. Hindi may kakaila, gumawa sila ng isang malakas na alyansa at nagawa nilang ipagtanggol laban sa unang pag-atake ni Dao Yingqi. Sila ay leeg at leeg sa labanan ngayon. Magandang babae, hindi mo malalaman kung gaano kataas ang langit hanggat hindi kita binibigyan ng leksyon. Muling tumama si Dao Yingqi ng napakalakas na momentum. Ang kanyang Divine King na kapangyarihan ay ganap na ipinakita at ang kanyang dumadagandong na hampas ng palad ay nagpaungol sa hangin. Pagbuo ng hangin, Dao Formation Technique. Nang igalaw ni Dao Yingqi ang kanyang palad, agad niyang itinayo ang Wind Formation malapit sa Yan Qing Cheng at Mo Ingdong Chen. Hinaranggan ng Wind Formation ang lahat ng kanilang landas patungo sa pag-atres. Ang formation ay nagdulot ng malakas na unos at ang hampas ng palad ni Dao Yingqing ay naging mas matala sa pagkakataong ito. Ang Mo Technique of Attack at ang Hundred Flowers Blossom ay hindi nagtagumpay sa wind formation ni Dao Yingqi. Mukhang hindi talaga makakarating si Jiang Chen. Sai, hinayaan pa niyang ipaglaban siya ng dalawang babae. Napakabigat na ni Jiang Chen, pero malas lang siya. Dahil ang sitwasyon ay dumating sa ganito, sino ang magagawang ibalik ang sitwasyon at bawiin ang kalamangan? Hehe. Sok sok sok. Nagbiro talaga si Destiny sa kanya. Kahit na nasa pinakamabuting kalagayan si Jiang Chen, maaaring hindi siya katapat ng tatlong nangungunang eksperto sa Divine King. Ito ang kanyang kapalaran. Karamihan sa mga tao doon ay nagsimulang magluksa para kay Jiang Chen. Kahit si Dong Huang Taimarkang Paiwa A ay nadama na hindi karapat-dapat si Jiang Chen sa lahat ng ito. Naubos na niya lahat ng lakas niya, paano siya makakalaban ulit? Kung bibigyan sila ng pagkakataon, sasamahan niya si Jiang Chen sa labanan at baka hindi sila matatakot sa tatlong Divine Kings na iyon. Sa kasamaang palad, walang if, sa mundong ito.
Somber God Guards, lumaban. Naging malamig ang mga mata ni Jiang Chen at itinuro niya ang Fire God Guard sa kanyang isip. Agad kumilos ang 12 Fire God Guards, inatake si Dao Yingqi. Sina Yan Qingcheng at Mo Ying Dongchen ay nakulong ng wind formation sa sandaling ito. Naputol na ng malakas na unos ang kanilang mga damit at namutla ang kanilang mga mukha. Ang wind formation ay pinahusay pa ng Dao formation technique. Si Dao Yingqi ay hindi nagpakita ng anumang awa kina Yan Qingcheng at Mo Ying Dongchen. Siya ay nagpasya na patayin ang mga ito. Agad na sumalakay ang 12 Fire God Guards, sinira ang wind formation at iniligtas sina Yan Qingcheng at Mo Ying Dongchen palabas mula sa formation. I never expected na magkakaroon ka ng ganoong skill. Kahit papaano, mga puppet pa rin sila. Nagkakaroon ka lang ng maling akala, iniisip mo akong kalabanin gamit ang mga puppet mo. Malamig na ngumiti si Dao Yingqi, hindi siya natatakot sa 12 Fire God Guards. Ang kanyang kakilakilabot na Divine Origin Strength ay sumabog. Mapanira ang bawat hampas niya at isa-isang tinataboy nito ang Fire God Guards. Kung walang matibay na katawan ng Fire God Guards, maaaring nawasak na sila ni Dao Yingqi. Ang alyansa ng 12 Fire God Guards ay hindi man lang nabantaan si Dao Yingqi, gayunpaman, nagawa nitong bahagyang patatagin ang sitwasyon at bawasan ang pressure na dinadala ni Na Yan Qingcheng at Mo Ying Dongchen. Wind formation move, umikot. Nagpatuloy si Dao Yingqi na gumawa ng ilang mga hampas ng palad na may hindi mapaglabanan na momentum. Ang 12 Fire God Guards, sina Yan Qingcheng at Mo Ying Dongchen ay tinanggihan ang kanyang makapangyarihang Divine Origin Strength. Nagtagumpay si Dao Yingqi at natalo ang Fire God Guards. Malubhang napinsala ang Fire God Guards dahil sinubukan nilang protektahan sina Mo Ying Dongchen at Yan Qingcheng. Maaaring kailanganin nila ng mahabang panahon upang ganap na mabawi ang kanilang lakas. Bumagsak ang mukha ni Jiang Chen. Ang taong ito ay talagang isang nangungunang eksperto sa Divine King. Maaaring wala siya sa kakayahan ni Dao Yingqi kahit na siya ay nasa kanyang pinakamainam na kondisyon at ginamit ang sinaunang Soaring Dragon Technique. Tumakbo. Hinawakan ni Jiang Chen ang kamay ni Na Yan Qingcheng at Mo Ying Dongchen at nagsimulang tumakas papunta sa Ice Canyon. Hindi ka makakatakas sa palad ko. Mahigpit na kinuyam ni Dao Yingqi ang kanyang kamao at mukhang madilim. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag, bumaril sa kanyan. Mas mabilis pa siya sa kanilang tatlo. Nang dumating si Jiang Chen sa kanyan, wala na siyang ibang daan pabalik. Agad silang naabutan ni Dao Yingqi at ng iba pang dalawa at hindi sila iniwan ng pagkakataong makatakas. Sinabi ko na ngang hindi ka makakatakas. Bakit gumagawa ka pa rin ng hindi kinakailangang pakikibaka? Bamantong hininga si Dao Yingqi, umiling at sinabi. Ano ang magagawa mo maliban sa pagsamantalahan ang mga tao kapag sila ay nahihirapan? Ang Battle Dao Clan ay isa sa mga sinaunang banal na angkan, na tukoy na ninyo ang reputasyon ng inyong angkan. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging bahagi ng Battle Dao Clan? Sabi ni Jiang Chen na may malamig na ngiti at puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Ako ba ang tinutukoy mo? Wala kang ganoong karapatan. Humph! Matatapos din ang lahat sa oras na patayin kita. Ang Dao Formation Technique ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng mga tagalabas. Sige, sige. Since you guys are being so unreasonable, don't blame me. Ang mukha ni Jiang Chen ay mukhang walang awa at ang lamig na binitawan niya ay naging dahilan para hindi mapalagay si Dao Yingqi. Gaano karaming pinsala ang maaari mong idulot? Gusto ko talagang makita kung paano ka tatakas sa palad ko. Si Dao Yingqi ay puno ng pagmamataas. Paano siya matatakot kay Jiang Chen na isang sugatang early divine king? Sa sandaling ito, ang pinaka-pinahahalagahan niya ay ang silver dragon fruit sa kamay ni Jiang Chen. Napakahalaga sa kanya ng silver dragon fruit. Ang espiritual na chi sa pagitan ng langit at lupa sa loob ng prutas ay nakakatakot. Talaga, since confident ka, then you just stay here. Set up ng formation. Sigaw ni Jiang Chen sa malalim na boses. Ang Little Usher Sword Formation ay biglang tumayo at itinuro si Dao Yingqi. 108 piraso ng Heavenly Divine Tools ang tumaas sa kanyan. Ito ang inihanda niya noong nakikipaglaban siya kay Zuan Shenji.
Ito ang pinakamahusay na oras upang ihagis ito upang harapin ang mga taong ito. Ito ay nagulat si Dao Yingqi dahil hindi niya inaasahan na ilalagay siya ni Jiang Chen sa bitag. Malinaw, ang pagbuo na ito ay naiset up ng mas maaga. O hindi, ito ay isang sword formation. Ang pagbuo ng espada ay ang pinakanakakatakot na porma sayon sa lahat ng mga porma sayon ng pagpatay. Senyor, kailangan nating sirain ang formation sa lalong madaling panahon. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Dao Yingqi ay mahinang sinabi na nagpapaalala kay Dao Yingqi. Sword formation lang yan, sa tingin mo ba malalampasan mo ako? Bilang angka na mahusay sa porma sayon, matatakot ba sa iyo ang ating Battle Dao Clan? Humph! Hindi naman natarante si Dao Yingqi at sinabing, hindi ito ang oras para tingnan siya ni Jiang Chen. Sige, natikman mo na ngayon ang pagbuo ng aking espada. Hindi ako sigurado kung magugustuhan mo ba ito o hindi. Ngumiti si Jiang Chen. Pagamat limitado ang kanyang lakas ngayon, nagawa pa rin niyang kontrolin ang porma sayon at magkaroon ng buhay at kamatayang labanan sa kalaban. Hindi may kakaila, si Jiang Chen ay kailangang patuloy na uminom ng energy recovery pills kapag kinokontrol ang Little Usher Sword Formation. Ito ay isang porma sayon na binubuo ng 108 piraso ng Heavenly Divine Tools. Senior, ang mga tao sa likod ni Dao Yingqi ay naging mas solemn na at sila ay lubos na nag-aalala. Sa gitna ng formation, ang killing formation ang pinakamabangis at ang sword formation ay ang pinakabrutal sa lahat ng killing formations. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagbuo ng espada ay ang pinakanakamamanghang isa. 8 Mysterious Warriors Formation. 4 na bituin ng Dao Formation Technique. Itakda. Kabanata 2865. Kumpletuhin ang Dao Formation Technique. Uploaded by Nathan YouTube Channel. Nanatiling kalmado si Dao Yingqi. Itinayo nilang tatlo ang 8 Mysterious Warriors Formation para ipagtanggol ang sarili. Ang porma sayon na ito ay napakalakas din. Alam ni Jiang Chen na ang kanyang pag-atake ay hindi makakawala sa 8 Mysterious Warriors Formation kahit na siya ay nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Ang defensive formation na itinakda ng tatlong Divine King Expert ay hindi mailarawang kakilakilabot. Maaaring hindi rin ito masira ng isang half-step Hierarch Expert. Ang mga berdeng sinag ng liwanag ay nakapalibot sa kanilang tatlo at binantayan sila. Ang mga ilaw ay bumuo ng isang siksik na texture tulad ng isang malakas at matibay na sapot ng gagamba. Gayunpaman, hindi pa naihagis ni Jiang Chen ang puso ng pagbuo ng espada. Sa sandaling lumabas ang Heavenly Dragon Sword, nagsimulang umikot ang buong sword formation. Ang mukha ni Dao Yingqi ay tila namutla sa sandaling iyon dahil hindi niya inaasahan na si Jiang Chen ay magkakaroon ng isang nakakatakot na banal na espada gaya ng mata ng porma sayon. Pagamat nakakatakot ang formation na itinakda ni Jiang Chen, kumpiyansa si Dao Yingqi na ang kanyang 8 Mysterious Warriors Formation at 4 Stars Dao Formation Technique ay makakayanan ang sword formation. Gayunpaman, nang maalis ang Heavenly Dragon Sword, nagbigay ito ng nakakasilaw na ningning at natabunan ang 108 Heavenly Divine Tools. Nakakatakot na espada at formation ay bilang mga miyembro ng isang angkan na namumuno sa pagbuo, siyempre naunawaan ni Dao Yingqi at ng iba pa kung gaano katikot ang porma sayon. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang formation ay dahil ang mata ay isang banal na espada na hindi pa nila nakita noon. Kakasimula pa lang ng sword formation ko. Ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at nagsimulang magtrabaho sa Usher Sword Formation gamit ang kanyang isip. Kahit na ang isang Hierarch Expert ay maaaring hindi manatiling kalmado sa sandaling ito. Ang Little Usher Sword Formation ay ganap na ipinakita sa kanyang pinakamahusay na kakayahan at maaari nitong pumatay ng isang half-step Hierarch Expert na hindi may kakaila. Ito ang dahilan kung bakit naging tiwala si Jiang Chen. Ang nakakatakot na Sword Chi ay nagsimulang bumagsak mula sa langit at tumawid sa lahat ng direksyon. Sa Little Usher Sword Formation, daan-daan at libu-libong liwanag ng espada ang sumikat ng hindi mapigilan. Sa labas ng canyon, walang nang ahas na lumapit sa kanila at hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Ice Canyon. Ngunit naramdaman nila ang nakakatakot na kapaligiran, na nagpatuloy sa kanilang paghakbang pabalik.
Daan-daan at libu-libong kinang ng espada at anino ng espada ang kumalat sa lahat ng direksyon at nilaslas ang lahat. Ang mga panaghoy at hiyawan ay lumabas mula sa pagkakabuo ng espada sa sandaling iyon. Lalong naging kakilakilabot ang mukha ni Dao Yingqi nang nasa loob silang tatlo ng sword formation. Kinabahan sila nang magsimulang mag-crack ang kanilang 8 Mysterious Warriors formation. Ipinakita nito na ang Little Usher's sword formation ay talagang makapangyarihan. Pagamat patuloy silang nagsisikap na mapanatili ang kanilang sariling porma sayon, ang aura ng espada ay masyadong malakas at magagawa nitong masira ang kanilang porma sayon sa lalong madaling panahon. Ang 8 Mysterious Warriors formation ay hindi masira kahit ng isang half-step Hierarch Realm expert, ngunit ito ay napaka-vulnerable sa ilalim ng atake ng Little Usher's sword formation. Wala pang 10 segundo, ang 8 Mysterious Warriors formation ay nagkapira-piraso. Lahat silang tatlo ay nasira kahit na sa simula ay sobrang kumpiyansa. Ang eksenang ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ang Little Usher's sword formation ni Jiang Chen ay ganap na naubos ang kanilang lakas sa labanan. Sinira ng nakakatakot na ningning ng espada ang kanilang kumpiyansa. Ang 8 Mysterious Warriors formation ang kanilang pinakamalakas na defensive technique, ngunit ito ay kasing hina ng kuliglig sa mga mata ni Jiang Chen. Senior, anong gagawin natin? Mamamatay na ba tayo? Ayoko pang mamatay. Senior, mag-isip ka ng paraan. Bilasan mo. Nanatiling tahimik si Dao Yingqi, ngunit ang dalawang junior na nakatayo sa likuran niya ay labis na balisa. Kahit sa panaginip nila, hindi nila nakitang magiging ganito karupok ang 8 Mysterious Warriors formation. Ang isang maliit na Divine King na tao ay nagawang gumawa ng isang kakilakilabot na porma sayon na tulad nito. Alam niyang minamaliit niya ang kanyang kalaban. Damn it! Mas kinabahan pa si Dao Yingqi kaysa sa kanila. Halos natakpan ng nakakatakot na sword formation ang lahat ng espasyo sa Ice Canyon. Ang kanilang sariling porma sayon ay natalo at sila ay nahulog sa isang passive na posisyon ngayon sa labanan. Isang buhay at kamatayang krisis ang papalapit sa kanila. Ang mga mata ni Jiang Chen ay puno ng lamig. Dahil malubhang nasugatan din ang kanyang katawan, hindi siya makakatagal sa paghahagis ng Little Usher's sword formation. Ang Little Usher's sword formation ay talagang sobrang nakakatakot. Natigilan doon si Nayan Qingcheng at Mo Ying Dongchen habang pinapanood nila ang eksena. Ang sword aura ay hindi mapaglabanan at ang 8 Mysterious Warriors formation ay naging abo sa isang iglap. Ang mga kalaban ay nagsimulang labanan ang pagbuo ng espada gamit ang kanilang sariling lakas. Gayunpaman, ang pagkakabuo ng espada ay masyadong malakas at nag-iwan ng hindi mabilang na sugat sa kanilang katawan. Naglakas loob silang hindi maging walang ingat sa ilalim ng pag-atake ng pagbuo ng espada. Sa napakaikling panahon, lahat sila ay malubhang nasugatan. Napatay sana sila kung mahina ang kanilang cultivation realm. Jiang Chen, hindi mo kami mapapatay. Kung hindi, hinding-hindi ka pababayaan ang aming mga tao ng Battle Dao Clan sa hinaharap. Si Dao Yingqi ay umungal sa galit at sinabi. Siya ay nagkaroon ng matinding pinsala sa sandaling ito at siya ay mukhang sobrang putla. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang lumaban hanggang sa wakas, kung hindi ay darating sa kanila ang kamatayan. Mayroon bang sinuman sa ilalim ng langit na hindi ko kayang patayin? Hahaha, anong biro? Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon ngayon dahil alam ko na ang pagpatay sa iyo ay hindi magdadala sa akin ng anumang benepisyo. Gusto ko lang ng Dao Formation Technique. Tandaan, ang kumpletong hanay ng Dao Formation Technique. Pinipigilan ni Jiang Chen ang kanyang sword formation, tinitigan si Dao Yingqi at sinabi sa malalim na boses. Nanaginip ka. Malungkot ang mukha ni Dao Yingqi at sinigawan niya si Jiang Chen. Senior, si Dao Yingqi ay mayabang, ngunit ang mga tao sa likod niya ay bitter sa sandaling ito dahil hindi sila katapat ni Jiang Chen. Bibigyan kita ng 10 segundo, kung hindi, tatlo sa inyo ang mamamatay sa lalong madaling panahon. Mahina hong sabi ni Jiang Chen at ngumiti. 10, 9, 8. Para silang nakararanas ng matinding paghihirap sa bawat segundong lumilipas. Bakas sa kanilang mga mukha ang kanilang pakikibaka dahil alam nilang maaari silang mapatay kapag nagbilang si Jiang Chen ng isa. Nakakuha sila ng malalim na pag-unawa tungkol sa pagdurusa ng paggala sa pagitan ng buhay at kamatayan sa sandaling ito. 2-1,
Tapos na ang oras mo. Malamig na sabi ni Jiang Chen at tumingin kay Dao Yingqi. Natalo na ng kanyang mapagmataas na aura si Dao Yingqi. Ikaw, sige, tanggap ko na. Pero kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Hindi kinaya ni Dao Yingqi si Jiang Chen sa huli dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Alam niya na kung mananatili siyang matigas ang ulo sa susunod na segundo, siya ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. At ang dalawa pang junior niya ay magdarones din ng kamalasan. Maaari lamang nilang piliin na magpasakop ngayon dahil masyadong nakakatakot ang sword formation ni Jiang Chen. Ito ay ang bangungot ng kanyang buhay. Hindi nagbitiw, naghagis si Dao Yingqi ng Jade Amulet na naglalaman ng Dao Formation Technique kay Jiang Chen. Mahigpit na hinawakan ni Jiang Chen ang Jade Amulet at pinagmasdan ito gamit ang kanyang isip. Tuwang-tuwa siya dahil ito ang kumpletong Dao Formation Technique. Kabanata 2866. Ako ay handa na maging iyong sanglaan, upang mapasayo sa iyong awa. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Pinili mo ang tamang hakbang. Ngayon, pwede na kayong tatlo. Sinulyapan ni Jiang Chen ang tatlo nang may panghahamak. Nakaramdam ng kahihiyan si Dao Yingqi, gayunpaman napilitan siyang sumuko dahil natalo siya sa labanan at natalo sa lihim na kasulatan ng Battle God Clan. Nakita ni Dao Yingqi na hindi kumilos si Jiang Chen at tumyupad sa kanyang pangako, pagkatapos ay sinabi niya. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon sa Sun Your Ass, bakit hindi ka nag-FX King Off? Gusto mo bang magbago isip ko? Pinandilatan ni Jiang Chen si Dao Yingqi na parang matalim na talam. Nabulunan si Dao Yingqi sa gusto niyang sabihin at kinagat ang kanyang mga ngipin, sa takot na baka muling buhayin ni Jiang Chen ang formation. Mabilis na tumakbo palayo ang tatlo. Sa sandaling tumakbo ang tatlo, umubo ng dugo si Jiang Chen at hamina ang kanyang chi. Inang fucker, halos hindi ko na mapigil. Pinunasan ni Jiang Chen ang dugo sa kanyang labi habang nakaluhod siya sa isang tuhod at mapait na ngumiti. Baka matalo pa siya kung magtagal pa sila ng 10 segundo. Ang Little Usher Sword Formation ay maaaring maging makapangyarihan ngunit si Jiang Chen ay hindi makatagal sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Alam na alam mo na hindi mo sila matatalo pero gusto mo pa rin silang lumaban. Kinagat ni Mao Lingdong Chen ang kanyang mga labi at sinabi habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Gayunpaman, kasama si Yan Qingcheng sa gilid, wala siyang dahilan para bigyan ng mainit na yakap si Jiang Chen. Qingcheng, ikaw, mahinang sabi ni Jiang Chen. Gayunpaman, sa sandaling tumangala siya, ang puso ni Jiang Chen ay nanginig nang makita niya ang lamig sa kanyang mga labi. Pumalik siya sa dating malamig na Yan Qingcheng, mas malamig kaysa dati. Siya ay matulin habang inagaw niya ang Silver Dragon Fruit mula kay Jiang Chen. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay naging sobrang dilim. Silver Dragon Fruit, akin ito. Tumingin si Yan Qingcheng kay Jiang Chen at malamig na sinabi. Isang Emperor Soul lang ang naglakas loob na alisin ako, kalokohan. Marahil ay natakot ako sa kanya kung siya ay nasa kanyang tuktok, ngunit ngayon, walang makakalaban sa akin ngayon. Umisi si Yan Qingcheng. Isang lamig ang pumasok sa puso ni Jiang Chen. Ang ngiti niya, ang titig niya, sobrang lamig, kakaiba, ibang-iba. Alam ni Jiang Chen na ang marka sa kanyang puso ay hindi pa napawi. Sino ka? Sabi ni Jiang Chen, nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. Sino ako? Ako ang iyong Qingcheng Hajijek. Dahil mahal na mahal mo siya, kaya manatili ka rito kasama siya. Tumalikod siya at lumipad palabas mula sa nagyayelong lambak. Ang nagyayelong lambak ay malapit nang gumuho mula sa pagbuo ng espada ni Jiang Chen. Sa isang hampas ng palad mula sa kanya, ang buong lambak ay agad na gumuho. Ako ang tunay na kampyon ng Siyam na Hangganan. Pagkatapos ay diretso siyang lumipad patungo sa Spirit Jade City, iniwan ang grupo na tulala. Nasaan si Jiang Chen? Hindi pa nakakalabas si Jiang Chen, nahuli kaya siya sa pagsabog. Nag-aalalang sabi ni Luo Ping habang namumutla ang kanyang ekspresyon. Mao Lingdong Chen, Boss Jiang. Lumipad si Amo Kehan patungo sa gumuhong nagyayelong kanyan. Sa ilalim ng kanyan, sa ilalim ng mabibigat na bato, pinagmasdan ni Jiang Chen ang babaeng nagsikap na protektahan siya gamit ang kanyang katawan.
Ang kanilang mga katawan ay itinulak malapit sa isa't isa dahil sa presyon, gayunpaman, wala siyang anumang mga pervert na pag-iisip. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Mouling Dongchen ay lubos na durog at siya ay nagtamo ng matinding pinsala. Ginagamit niya ang kanyang katawan para protektahan si Jiang Chen mula sa mga gumuguhong bato. Nakaramdam ng pait si Jiang Chen sa kanyang kabaitan. Ang pag-alis ni Qing Cheng ay labis na nagpalungkot sa kanyang puso. Bakit ang tanga mo? Karapat dapat ba ako para gawin mo ang ganoong bagay? Mapait na sabi ni Jiang Chen. Nakita ni Mouling Dongchen ang mga mata ni Jiang Chen na puno ng hindi kapani-paniwalang kalungkutan, pakikibaka at pagkalungkot, sa sandaling tumalikod at umalis si Qing Cheng. Ang buhay ay parang laro ng chess, handa akong maging sanglamo para sa iyong awa. Pumikit si Mouling Dongchen at bahagyang hinalikan ang noo ni Jiang Chen. Wala siyang pakialam sa pagkawala ng kanyang buhay. Sulit ang pagmamahal na mayroon siya. Boss Jiang, patay ka na ba talaga? Tinitigan ni Amo Kehan ang patag na dating lambak at bamulong. Hindi mahalaga kung si Jiang Chen o si Mouling Dongchen, pareho silang inilibing sa ilalim ng mga bato. Yan Qing Cheng, dapat si Yan Qing Cheng. Nanlamig ang mga mata ni Zixi. Hindi ililibing si Jiang Chen kung hindi dahil sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa lugar na mag-isa at pareho silang nawala. Malinaw nilang nakita ang tatlong Peak Divine Kings na mabilis na umalis sa lugar, kahit na hindi nila alam ang dahilan nito. Ang halimaw ng henerasyong ito, hindi siya dapat mahulog ng ganito kadali. Sabi ni Dong Huang Tai, lubos niyang pinahahalagahan si Jiang Chen, dahil ni minsan ay hindi siya nakipag-sparring laban kay Jiang Chen, kahit na hindi siya manalo laban sa kanya, ang kanyang pagnanasa sa labanan na hindi maintindihan ng iba. Tumanggi akong maniwala na si Jiang Chen ay madaling mamatay. Sabi ni Dong Huang Tai, ang katanyagan ng Eastern Emperor Sect ay tumaas ng husto pagkatapos ng labanang ito ngunit walang sinuman ang umaasa na si Jiang Chen ay biglang mawawala. May baon kaya siya sa ilalim ng dambuhalang durog na iyon. Walang nakakaalam. Kinikilala ko lang si Jiang Chen bilang numero uno sa siyam na hangganan, sabi ni Zixi. Ang labanan ay kapansin-pansin, nakakalungkot na hindi ko makita muli ang magandang kilos ni Brother Jiang. Napabuntong hininga si Mo San Pao. Tinitigan siya ni Luo Ping at sinabing, itago mo ang iyong bibig sa iyong sarili, hindi tiyak kong patay na si Jiang Chen. Itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan. Tumawa at nagkibit-balikat si Mo San Pao nang maramdaman niyang inusente siya. Gustong hanapin ni na Amo Kehan at Zixi sina Jiang Chen at Mouling Dongchen ngunit ang kanyan ay lubusang sumanib sa lupain, walang lugar para hanapin nila. Ngayong naaga na ang Silver Dragon Fruit, ang tingin ng lahat ay nakatuon na ngayon sa Divine King Demonic Beasts, iilan lang sila at tiyak na hindi sila madaling manghuli. Napakapalad para sa kanila kung ang isa ay makapangaso ng isa. At saka, tatakas ang mga halimaw na iyon kung naramdaman nilang hindi nila kayang talunin ang kanilang kalaban. Sa makatuwid, upang matagumpay nilang mahuli ang isang Divine King na demonyong hayop, hindi bababa sa 3 hanggang 5 tao ang kailangang bumuo ng isang grupo. Mayroon ding isa pang paraan, na pag nakawan ang demonyong espiritu mula sa iba dahil ang mga nakakuha ng pinakamalaking halaga ay maaaring makapasok sa Profound Connection Divine Palace. Kabanata 2867. Paglabas sa bundok. Pagkaraan ng 10 araw, sa labas ng Spirit Jade City, ang panlabas na hanay ng Mount Wangdi, hindi mabilang na mga tao ang nag-aabang sa kung sino ang unang lalabas mula sa bundok. Tingnan mo, sino yan? Napakagandang figure. Oo, napakaganda. Sa tingin ko siya ay anak ng isa sa mga reverend. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatutok sa magandang figurang iyon. Si Yan Qing Cheng, na nakasuot ng puting damit, ay lumilipad sa mga pulutong na may kakisigan at malamig na kagandahan. Hihihi, karapat dapat na maging paboritong anak ni Reverend Mo. Ang isang babae ay hindi kinakailangang mas mababa kaysa sa kanilang katapat. Nakangiting sabi ni Lian Cheng Yan yun. Ang unang nakapansin kay Yan Qing Cheng ay sina Lian Cheng Yan yun, Mo Juji at Zi Qing Tian. Nagmamalaki ka, hahaha, puro swerte. I wonder kung sino ang number one. Ikan-away ni Mo Juji ang kanyang kamay ngunit sinabi ito nang may pagmamalaki. Naging mabigat ang ekspresyon ni Zi Qing Tian, tahimik na nakatingin sa kanya. Dahil siya ang unang lumabas mula sa bundok, nasa spotlight siya ngayon.
Hindi binaigo ni Ching Cheng ang iyong inaasahan dahil nakuha ko ang Silver Dragon Fruit na may swerte, sabi ni Yan Ching Cheng. Ang buong panlabas na zone ng Wangdi Mountain ay nagkakagulo. Sino ang makakaasa na ang Silver Dragon Fruit na nagpapahiwatig ng kampyon ng Nine Bound Aries ay nakuha ni Yan Ching Cheng? Ito ang Silver Dragon Fruit. Pinaikit ni Zi Qing Tian ang kanyang mga mata at nakaramdam ng pagkadismaya sa loob. Bakit hindi ang anak ko? Gayunpaman, medyo nadismaya lang siya, kuntento siya hanggat makakalabas ng ligtas ang kanyang anak. Mabuti, tinupad mo ang pangalan ng pagiging anak ko. Wahaha, tumawa ng malakas si Mo Juji. Seryoso ang ekspresyon ng Profound Connection Divine Envoy, mukhang ang una ay si Yan Ching Cheng. Nagkagulo ang buong Qilian Boundary. Hindi lang ang Qilian Boundary, ang mga natitirang sekta sa hangganan ay nakakaramdam ng matinding pressure dahil ang numero uno ay hindi mula sa siyam na hangganan kundi ang anak ni Mo Juji. Nasira ang reputasyon ni Zi Qing Tian, ngunit ano ang magagawa nila? Ang Profound Connection Divine Envoy ay nagsabi noon na ang kampyon ay dapat ang nakakuha ng Silver Dragon Fruit. Bagamat ang mga eksperto sa sekta na iyon ay napuno ng kawalang kasiyahan, tumangala pa rin sila sa pag-asa habang umaasa silang ang kanilang mga alagad ay makakakuha ng magandang resulta. Imposible ang tuktok ngayon ngunit may pagkakataon pa rin makapasok sa Profound Connection Divine Palace. Si Zi Qing Tian ang pinakanalungkot, ngunit dahil siya ay Reverend of the Nine Bound Aries, hindi niya ito maipahayag. Yung Mo Juji na yun hindi lang isa sa mga slots ko, kinuha niya pa ang karangalan na maging number one sa teritoryo ko, isang malaking sampal yun sa mukha ko. Nagmamalaki ang ekspresyon ni Mo Juji, bagamat wala siyang sinabing masakit, ang ibig sabihin ng pagdating niya ay narito siya para saktan si Qing Tian. Ang sugo ay hindi gaanong sinabi dahil siya ay isang sugo lamang, ngunit gayon paman, nakakagulat para kay Yan Ching Cheng na makuha ang una. Ang Battle Royale ng Nine Bound Aries na ito ay nakakagulat. Nakangiting sabi ni Lian Cheng yan yun. Medyo nakakagulat, mukhang napakasaya ni Reverend Mo. Sabi ni Zi Qing Tian. Kung isipin na hindi nakuha ni na Dong Huang Tae, Gui Gu at Xuan Shenji ang prutas. To think na nakuha ng isang babae, nakakalungkot para sa Nine Bound Aries. Napabuntong hininga si Dong Huang Zuoking dahil hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Ngayon, maaari na lang siyang umasa na ligtas na makakalabas sina Dong Huang Tae at Taiji, iyon ang magiging pinakakaaliw niya. Damn, to think ninakawan ito ng abtik, basura. Sabi ng matanda sa pagpatay ng Luo Sect. Dapat ay makabalik si Gui Gu na may magandang resulta. Dapat ay makapasok man lang siya sa nangungunang limang ranggo at makapasok sa Profound Connection Divine Palace, tiyak na iyon. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na siya ay makapangyarihan, isang babae ang nakakuha ng numero uno, Sai. Sabi ni Elder Zuan Fengtan ng Heavenly Profound Sect. Bakit ka nabigo? Ang aking Zuan Shenji na isa sa mga nangungunang eksperto ay hindi rin nakakuha ng prutas. Nariyan din ang Dong Huang Tae ng Eastern Emperor Sect. Silang tatlo ang pinakadakilang kalaban sa pagkuha nito, ngunit wala sa kanila ang nakakakuha nito. Sa mundong ito kung saan naghahari ang makapangyarihan, kamaunang isa ang nagsasalita. Kung sino ang makapangyarihan ay aakyat sa tuktok, marahil, maaaring magkaroon ng higit pang mga maitim na kabayo. Malamig na sabi ni Xing San. Si Xing Feng ng Heavenly Xing Sect ay isa rin sa mga sikat na kalaban, hindi rin siya ang una. Guys, tignan mo, may ibang lalabas. May sumigaw. Parami ng parami ang lumilipad na mga figure mula sa bundok. Ang lugar ay umiinit at ang mga matatandang naghihintay sa kanilang mga alagad ay nasa sabik. Mo San Pao, ito ay Mo San Pao mula sa aming Chenhua Boundary. May sumigaw. Boundary ng Chenhua, luoping ng 100 Battle Sect. Iyon ay Hua Yingxiong ng Bagua Sect ng Wangyu Boundary. Shen Yin Sect Shen Lianyao at Shen Changkao, ang dalawang magkapatid. Mas maraming boses ang umalangaw-ngaw sa mga tao, may masaya, may malungkot, hindi lahat ng matatanda ay kayang harapin ito ng mahinahon. Zi Shi, pinaikit ni Zi Qing Tian ang kanyang mga mata at sa wakas ay naalis ang bigat sa kanyang puso. Hindi siya santo, kahit hirerch siya, anak niya pa rin iyon. Ang makitang ligtas na nakabalik si Zi Shi ay isang malaking kaliwan sa kanyang puso.
Bagamat hindi nakuha ni Zeshi ang prutas, wala na siyang dapat ipag-alala. Bilang isang ama, ito ang pinakamalaking kaganhawahan para sa kanya, kahit papaano ay nakapasok si Zeshi sa profound connection divine palas ng walang problema. Hindi ko nakuha ang prutas, ama, parusahan mo ako. Dumating si Zeshi bago si Zeqing Tian at tahimik na nagsalita. Hahaha, no matter, medyo talented ang anak ko, kontento na ako dyan, pagmamalaki ni Zeqing Tian. Young City Lord, mga alagad ng Eastern Emperor sect ko, kumusta na sila? Huminga ng malalim si Dong Wang Zuoqing at tumingin kay Zeshi. Hindi nagpakita ang mga alagad ng Eastern Emperor sect, paanong hindi siya mag-aalala? Ang Dong Huang Tai ay ang pagmamalaki ng Eastern Emperor sect, isang kababalaghan na ipinanganak minsan sa 10,000 taon. Magaling ang mga alagad ng Eastern Emperor sect. Sayang naman yun, sabi ni Zeshi na may mahirap na tono. Naduraj ang puso ni Dong Huang Zuoqing at nagbago ang kanyang ekspresyon. Kabanata 2868. Patay lahat. Ano ang awa? Nawala si Jiang Chen, hindi sigurado kung makakalabas siya sa Mount Huangdi. Ayos naman si Dong Huang Tai, Taiji at Merong Yun Markang Paiwa Er. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dong Huang Zuoqing, sa loob-loob niya ay bumantong hininga. Gayunpaman, ligtas na nakabalik si Jiang Chen mula sa Thunder Rush Sea. Natalo ba siya sa Mount Huangdi na ito? Sayang naman Master, hindi namin makuha ang number 1. Napabuntong hininga si Dong Huang Tai. Mabuti na lang at nakabalik ka ng ligtas at maayos ang lahat. Tai, hindi dapat magkaroon ng problema para makapasok ka sa Profound Connection Divine Palace, tama ba? Sabi ni Dong Huang Zuoqing. Mamatay sana kami kung hindi dahil kay Jiang Chen. Napabuntong hininga si Dong Huang Tai. Bahagyang tumanggo si na Dong Huang Taiji at Merong Yun Markang Paiwa Er. Si Dong Huang Zuoqing ay tinamaan ng isang alon ng emosyon. Bagamat hindi sinabi sa kanya kung ano ang eksaktong nangyari, alam niyang delikado iyon. Upang maging mapagpasalamat si Tai kay Jiang Chen, alam niya na tiyak na napatunayan ni Jiang Chen ang kanyang kapangyarihan kay Tai, kung hindi ay hindi ito pinapayagan ng pagmamataas ni Tai Markang Paiwa Er. Sayang, patuloy na umiling si Dong Huang Zuoqing. Naniniwala ako na si Jiang Chen ay buhay pa. Pulong ni Dong Huang Tai. A person of that talent, sayang talaga kung totoong nahulog siya, at hindi pa niya nakilala ang kapareha niya. Young City Lord, kumusta ang aking mga disipulo mula sa Killing Luo Sect? Ang pagpatay sa elder ng Luo Sect, si Xu Jincheng, ay tumingin kay Zeshi na may mga mata ng pag-asa. Si Guigu at Fang Bi ay patay na. Walang pakialam na sabi ni Zeshi. Natigilan si Xu Jincheng, muntik na siyang mahulog. Nagkagulo ang mga tao para mamatay ang isa sa pinakadakilang kalaban. Paanong nangyari ta? Sino ang pumatay sa kanila? Nagdilim si Xu Jincheng nang siya ay galit na galit. Hindi na mahalaga kung sino ang pumatay. Sinusubukan mo bang ipaghiganti siya? Umisi si Zeshi. Suray-suray ang paghinga ni Xu Jincheng. Ito ay isang katotohanan. Buhay ng isang tao ang taya sa Battle Royale na ito. Kung hahabulin ng lahat ang mga pumatay, magugulo ang siyam na hangganan. Kahit na alam nila kung sino ang gumawa nito, kailangan nilang gawin ito ng tahimik. Kahit sino ka pa, hindi ka mapapatawad ng Killing Luo sect ko. Sigaw ni Xu Jincheng na may maputlang ekspresyon. Nagbulang-bulungan ang mga tao, bakit ka mag-abala sa pagsali kung hindi mo kayang talunin? Kaya, pinahihintulutan ka lamang na tumapak sa iba at walang ginawa laban sa iyo, pagpatay sa Luo sect. Ano ito kalokohan? Young City Lord, ang mga disipulo ng ating Heavenly Profound sect ay dapat nasa likuran nila, tama ba? Tahimik na sabi ni Zuan Feng Tan dahil mayroon siyang masamang premonition. Para mahulog si Guigu, tiyak na may hindi inaasahang nangyari doon. Sa sandaling ito, isang sigaw ang umabot sa tainga ni Zuan Feng Tan, si Zuan Qing ay tumakbo palabas ng bundok sa pagkabalisa. Elder, Senior Brother Shenji, siya ay pinatay. Sabi ni Zuan Qing na may maputlang ekspresyon, nanginginig sa takot. Hindi naging madali para sa kanya na mabuhay ng walang proteksyon ni Zuan Shenji. Totoo ba yan? Sino ta? Sino ang pumatay kay Zuan Shenji? Naging madilim ang ekspresyon ni Zuan Feng Tan.
Ang nangungunang tatlong contenders na dapat ay naging mga kampiyon ay hindi dumating tulad ng inaasahan bilang Yan Qingcheng nakuha ito, at ang iba pang dalawa ay namatay. Ang pagkamatay ni Zhuan Shenji ay nagbigay liwanag sa buong pulutong matapos ang balita ng pagkamatay ni Gui Gu. Naging malungkot ang ekspresyon ng lahat, may kabuuang 178 kalahok at ngayon ay may mga 30 plus na lalaki ang lumabas. Posible kayang lahat sila ay namatay na. Daan-daang mga sekta mula sa siyam na mga hangganan, upang isipin na ang resulta ay ito kaawa-awa. Ano? Pati si Zhuan Shenji namatay. Nakakatakot ito. Nakakatakot ba ang Mount Huangdi? Sobrang kaunti ang mga survivors na lumabas this time. Wala pang 30 nakaligtas, ito na lang kaya. Si Gui Gu at Zhuan Shenji ay patay na. Napakaraming mahuhusay na halimaw ang namatay. Mukhang napakabagsik nitong Battle Royale of the Nine Bound Arrows. Hindi makapaniwala ang lahat, lalo na sina Zhuan Fengtan at Xu Jinchang. Ipinahayag pa nila na ang kanilang kababalaghan ay babalik na may magagandang resulta. Pero dahil patay na sila, isa na itong malaking sampal sa mukha nila. Si Jiang Chen, pinatay niya si Senior Brother Shenji, Gui Gu at Fang Bi, si Xing Feng ng Heavenly Xing Sect at Xing Ming ay nahulog din sa kanyang mga kamay. Si Jiang Chen ng Eastern Emperor Sect ay isang natatanging individual. Sabi ni Zhuan Qing. Naging madilim ang ekspresyon ni na Zhuan Fengtan, Xing San at Xu Jinchang. Kaagad, ang mga lalaki ng Eastern Emperor Sect ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Jiang Chen ng Eastern Emperor Sect. Nasaan si Jiang Chen? Galit na sigaw ni Zhuan Fengtan. Ngayong nawawala si Jiang Chen, ano ang gusto ninyong gawin? Kahit na bumalik siya, sino ang mangangahas na manggulo? Ang iyong mga disipulo ay mahina at pinatay ng aking Eastern Emperor Sect na si Jiang Chen, sino ang masisisi mo? Nangangahulugan ba ito na ang mga matandang hanggal na tulad mo ay gustong tumayo laban sa aking Eastern Emperor Sect? Ako, si Dong Huang Zhuoqing, ay malugod na tinatanggap. Malakas na sabi ni Dong Huang Zhuoqing. Hindi rin niya inaasahan na papatayin ni Jiang Chen ang ganoon karaming eksperto. Gui Gu, Zhuan Shenji, Xing Feng, iyon ay isang impyerno ng isang kapistahan. Pero bakit siya nawala? Maging ang Young City Lord ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Emph, tatandaan ng ating Heavenly Profound Sect ang utang na ito. Kinagat ni Zhuan Fengtan ang kanyang mga ngipin ngunit wala siyang magagawa. Walang magawa sina Xu Jinchang at Xing San dahil nawawala ang taong pinag-uusapan at tiyak na wala rin silang magagawa laban sa kanya sa lantad dahil may dalawang dakilang reverend na naruroon at ang Profound Connection Divine Envoy. Ang mga prodigy na lumabas mula sa bundok ay may kwalipikasyon na sumali sa Profound Connection Divine Palace. Kung talagang pinaslang nila ang mga kahangahangang ito, ipahiwatig nito na lalaban sila sa Profound Connection Divine Palace. Kahit isang Reverend of the Nine Bound Arrows ay hindi nang ahas na gawin ito. Ang orasan ay tikang at ang mga tao na lumabas ay kakaunti. Xi Chen, Amo Keha ng Shimo Clan, Mo Fangzhou, Fudi ng Tianmen House. Sa huli, 37 katao lamang ang lumabas mula sa bundok. Hayaan mo akong tingnan ang iyong Divine King Demonic Spirits. Maliban kay Yan Qingcheng na nakakuha ng Silver Dragon Fruit, may 19 panakwalipikadong pumasok sa Profound Connection Divine Palace. Sino man na nakakolekta ng higit sa 5 demonic spirits. Sabi ni Lian Cheng yan yun habang nakatingin sa grupo. City Lord Mansion, Zixi. 6 na demonic spirits. Eastern Emperor Sect, Dong Huang Tai 5 demonic spirits. Shen Ying Sect, Shen Lian Kao, 5. Ang nakakolekta ng 5 demonic spirit ay 3, 5 ang nakakolekta ng 4, 4 ang nakakolekta ng 3 at 5 ang nakakolekta ng 2 at 2 ang nakakolekta ng 1, 19 ang kabuuan, maganda ang bilang. Sige, lahat kayo ay mga kahangahanga sa 9 na hangganan, binibigyan kayo ng kwalipikasyon para makapasok sa Profound Connection Divine Palace. Makalipas ang 10 taon, ang gate patungo sa Profound Connection Divine Palace ay bubuksan para sa inyong lahat. Sabi ni Lian Cheng yan yun. Iyan ang lugar kung saan ka dapat naruroon, ang pinakamalaking Coliseum sa Lone Dragon County, ang pinakamalaking kulungan sa Northern Cold Divine Region. Tanging ang mga humiwalay ay babangon, tanging ang mga tunay na makapangyarihan ang mabubuhay.
Ang profound connection divine palas ay hindi nag-aalaga ng basura. Umaasa akong makita kayong lahat na umangat sa pinakamataas na kapangyarihan, sa tuktok ng Northern Coal Divine Region. Ang profound connection divine palas ang magiging simula ng iyong paglalakbay patungo sa tuktok ng divine world. Sabi ni Lian Cheng Yan Yun. Natuwa ang lahat matapos marinig ang kanyang talumpati. Ang mga sekta na nawala ng kanilang mga kahanga-hanga ay maaari lamang magbuntong hininga dahil iba ang pabor ng kapalaran. Ang mga mabubuhay ay tiyak na mga elite, ang mga pumasok sa profound connection divine palas ay magiging mga elite sa gitna ng mga elite. Ang elimination rate ng profound connection divine palas ay napakataas, ang mga makakarating sa tuktok ay mas mababa sa 10%. Ang divine world ay isang malupit na lugar, ang kompetisyon sa pagitan ng mga eksperto ay mabangis, sa pamamagitan lamang ng pag-angat sa mga lalaking iyon ay makakaligtas ka. Tahimik na umalis sa lugar ang hindi mabilang na mga sekta. Hindi mabilang na mga eksperto ang namatay sa Mount Wangdi, ngunit marami pa rin ang dumating at sumubok, marami pa rin ang sumubok ng walang takot. Sinasabi ko, ang Battle Royale ng Nine Bound Arrays ay may. Habang sinusubukan ni Lian Cheng Yan Yun na ipahayag ang pagtatapos ng kompetisyon, dalawang nagniningning na ilaw ang sumabog sa kalangitan. Ako, si Jiang Chen, bumalik na. Tumingin si Jiang Chen sa mataong lugar na may layuning labanan. Si Jiang Chen naman. Si Jiang Chen ay hindi patay at siya ay bumalik. Hahaha. Ulalas ni Luo Ping, at umiyak. Ang mga lalaki ay hindi madaling umiyak, ngunit kapag ito ay tumama sa kung saan ito masakit, sila ay umiiyak. Ang puso ni Luo Ping ay nag-aapoy ng matindi nang makita niya si Jiang Chen, ang kanyang pag-asa ay hindi nawala ng kabuluhan. Jiang Chen, Jiang Chen. Kurbo ang mga labi ni Dong Huang Zhuoqing sa isang malaking ngiti. Sinabi ko na noon, hindi siya ganoon kadaling mahulog. Napangiti si Dong Huang Tai Markang Pai Wei. Ngayon, maaari na silang magkaroon ng isang mahusay na labanan sa pagitan nilang dalawa. Sana hindi pa ako huli. Nakangiti si Jiang Chen habang nakatingin kay Lian Cheng Yan Yun. Kuya Jiang, bakit ang tagal mo? Sabi ni Zi Shi sa panonibig. Pumatay ng isang dosenang demonyong hayop, tumagal ako ng ilang oras, iyon lang. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang braso at lumitaw ang 17 divine king na demonyong espiritu. Napabuntong hininga ang lahat. Ang dami, nanlaki ang mata ng lahat. Hindi pa sila nakakita ng napakaraming demonyong espiritu sa isang lugar. Pinaikit ni Lian Cheng Yan Yun ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay Katanji Tangi, upang patayin ang dalawa sa pinakamahusay na kalaban at mangulekta ng 17 divine king demonic spirits. Isa pa, walang takot sa mga mata niya kapag nakatingin sa akin. Ang isang average na divine king ay matatakot nang wala sa isang titig mula sa akin, ngunit naglakas loob siyang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Mayroon lang akong pito, nagkibit-balikat si Mo Ling Dong Chen, kumpara kay Jiang Chen, kulang ito. Ang hindi mabilang na mga lalaki ay humanga. Prodigy, yan ang tinatawag kong Moherf Etsking Prodigy. Naglaan ng ilang oras upang pumatay ng isang dosenang Diving King Realm Demonic Beast, sino ang makakapagsabi ng ganoong pahayag? Ginawa ito ni Jiang Chen at ang mga kalahok ay naglakas loob na huwag tanungin ito dahil marami ang nakasaksi at nakarinig ng kanyang lakas. Talagang ang leon sa gitna ng kanyang mga kapantay. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan kung anong dakilang gawa ang ginawa niya sa bundok. Upang magpasakop sa kanya ang mga kababalaghan, upang pilitin si Gui Gu na magpakamatay, upang patayin si Zuan Shenji. Ang mga ganap na kahanga-hangang ito ay nahulog sa harap niya. Nakuha lang ni Yan Qingcheng ang Silver Dragon Fruit sa pamamagitan ng pagnanakaw nito kay Jiang Chen. Itinuturing ng mga lumabas mula sa bundok si Jiang Chen bilang tunay na numero uno. Malaki, pareho kayong qualified na pumasok sa Profound Connection Divine Palace, para sa dalawa na isa lang, na disqualify. Sabi ni Lian Cheng Yan Yun. Nakahinga ng maluwag si Zi Shi at ang iba pa. Mukhang si Jiang Chen ang pinakadakilang nanalo, maliban kay Yan Qingcheng. Si Mo Fangzhou na nakahawak lang sa isa ay naging sobrang down. Nagawa niyang manghuli ng isa sa sobrang pagsisikap at muntik pa siyang mawala ng buhay. Akala niya makapasok siya sa Profound Connection Divine Palace nang walang pag-aalala. To think na itulak pababa ni Jiang Chen ang slot ko. Ang bastos na iyon ay patuloy na lumalaban sa akin.
Nakapasok na sana ako sa Profound Connection Divine Palace kung hindi dahil sa kanya, at nasa tabi niya pa rin si Muling Dongchen. Siya ay nagngangalit sa galit, si Jiang Chen ang nagnakaw ng Thunderbolt Agarwood mula sa kanya, inalis ang mahal niya, inalis ang kanyang puwang patungo sa Profound Connection Divine Palace. Ang bastos na yan, kukunin ko. Dahil kalaban mo ako sa bawat pagliko, hindi kita papakawalan ng madali, hihihi. Tawa ng masamang tawa si Mo Fangzhou. Nagluluto siya ng masamang pukana. Jiang Chen, hinding-hindi ka patatawarin ang Killing Luo sect ko. Sina Xu Jincheng, Zuan Fengtan at Xing San ay nakatitig kay Jiang Chen. Wala silang magagawa ngayon pero tiyak na papatayin nila siya kung bibigyan sila ng pagkakataon. Marami ang napupuot sa pagbabalik ni Jiang Chen ngunit nangangahulugan din ito na dumating na ang kanyang kapanahunan. Nagtama ang tingin ni na Jiang Chen at Yan Xingcheng. Nakita niya ang panlalamig sa mga mata nito, malupit ito at mas ginaw kaysa dati. Kahit sino ka pa, sisiguraduhin kong babayaran mo ito, hindi makokontrol ng iba ang babae ko. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Ay panggako mo sa akin, huwag mong hayaang masaktan ka ng iba, kahit siya. Matalim na tiningnan ni Muling Dongchen si Jiang Chen at naging blanko ang mga mata ng huli. Hahawakan ko ito, ng maayos. Tahimik na sabi ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang Eastern Emperor sect ang pinakamasaya, si Dong Huang Zuoking ay natuwa nang makapasok silang apat sa Profound Connection Divine Palace. Ito ay karapat-dapat sa sekta na ipagdiwang ito. Jiang Chen, malaki ang naging papel mo para sa sekta upang makamit ang napakagandang resulta. Tuwang-tuwang sabi ni Dong Huang Zuoking. Swerte ako. Umiti si Jiang Chen nang may pagpapakumbaba. Tanging si Dong Huang Tai lang ang nakakaalam kung gaano katikot si Jiang Chen, gayunpaman, napuno siya ng hangarin sa pakikipaglaban na hamunin siya, saka pa lang siya makakabuti. Pagkalipas ng 10 taon, ang Profound Connection Divine Palace ay bubuksan. Ako din, aalis na ako. Sabi ni Jiang Chen. Saan mo balak pumunta? Tanong ni Muling Dongchen. Natahimik si Jiang Chen saglit at nagsabi. Tianxing Boundary, ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Kabanata 2870. Upang ipagawa sa iba ang iyong maruming trabaho, mapanganib na pagtugis. Uploaded by Nathan YouTube Channel. Then, kailan ka babalik? Tahimik na tumingin si Muling Dongchen kay Jiang Chen. Umiling si Jiang Chen. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mawawala. May mga taong kailangan niyang hanapin at protektahan ng mga mahal sa buhay, napakaraming responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi tulad ni Amo Kehan na kailangan lang alagaan ang sarili, hindi katulad ni Mo Fangzhou na lokal ng Divine World. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mga mahal sa buhay habang hinahabol din ang taas ng supremacy. Gayunpaman, tiyak na lalabas siya sa Profound Connection Divine Palace pagkatapos ng 10 taon. Kahit papaano, maipapangako niya iyon kay Muling Dongchen. 10 taon, pupunta ako sa Profound Connection Divine Palace. Sige, hihintayin kita. Tumingin si Muling Dongchen kay Jiang Chen. Itinuring niya ang pangakong ito na mas mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay. 10 taon. Sana hindi mo ako diin. Sinadya ni Jiang Chen na maglakbay pabalik sa Lin Boundary. Gusto niyang ipasa ang Heaven Season Fortune Pill sa kanyang ama upang ang cultivation realm ng kanyang ama ay tumaas ng husto. Bukod dito, ang mga dumi sa katawan ng kanyang ama ay malilinis at ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay magiging mas madali. Sa araw ng pag-alis ni Jiang Chen, labis na nalito sina Muling Dongchen at Amo Kehan, dahil pareho nilang nakita si Mo Fangzhou na lumabas sa Mount Wangdi ngunit hindi pa niya sila na-contact. Saan nagpunta si Mo Fangzhou? Nawawala siya, sabi ni Amo Kehan. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay nakabalik na sila sa lungsod. Hindi ko alam, kahit ang matanda ay hindi alam kung nasaan siya. Nalito si Muling Dongchen. Isa pa rin siyang clan member ng Mo Clan, hindi sila babalik kung wala siya. Kalimutan mo na, maghintay pa tayo ng 10 araw, babalik tayo sa Mo Clan kung hindi pa siya babalik noon. Sabi ng matanda na kanina patahimik. Walang masabi sina Muling Dongchen at Amo Kehan laban doon kaya't sinunod nila ang desisyon ng matanda. Sa labas ng Spirit Jade City, sa isang liblib na kagubatan, tumanggaw si Mo Fangzhou at yumuko sa isang lalaking nasa harapan niya ng nakangiti.
Reverend, may I report ako sa iyo, sana pagbigyan mo ang hiling ko. Patay ka na kung hindi dahil sa pagiging disipulo mo ng Mo Clan. Naglakas loob ka bang makipagtawaran sa akin? Emph, herimped ni Mo Juji. Ang kapangyarihan ng Mo Clan ay hindi dapat kutsain, kahit ang makapangyarihang reverend ay hindi makakalaban sa dating top 10 clans ng Northern Ko Divine Region. Hindi man siya natakot ng impluensya nito, kailangan pa rin niya itong igalang. Hindi nangangahas ang junior na ito. Reverend, dapat mong malaman ang halaga ng isang Thunderbolt Agarwood, tama ba? Sabi ni Mo Fangjo. Nanghina ang pupil ni Mo Juji nang marahas itong tumalikod habang nakatitig kay Mo Fangjo. Minsan ay narinig niya ang isang makapangyarihang alchemist na nagsabi na ang Thunderbolt Agarwood ay isang sangkap para sa mga divine grade na table tas at isang mahusay na material para sa paghuhulma ng mga kayamanan. Hindi gaanong mga bagay sa mundo ang nagtataglay ng gayong mga katangian, gayunpaman, ang halaga ng agarwood na kailangan upang makagawa ng isang kayamanan ay sobra-sobra. Kaya, walang gumawa ng kayamanan mula sa agarwood. Ang isang tao ay madaling gumawa ng 1,000 mga table tas gamit ang parehong halaga upang pekay ng isang kayamanan. Ang halaga ng item na ito ay lubhang hindi mabibili ng salapi. Alam mo kung saan kukuha ng Thunderbolt Agarwood? Sabi ni Mo Juji. Alam ko, tsaka sobrang laki, I bet it's priceless. Sana ay mabigyan ako ng Reverend ng 1% mula rito kapag nakuha mo na ito. Tahimik na sabi ni Mo Fangjo, hindi naglakas loob na itaas ang kanyang boses. Sapat na kalokohan, nasaan ang Thunderbolt Agarwood? Ubus na ang pasensya ni Mo Juji, sisibog na sana siya kung hindi dahil sa Thunderbolt Agarwood. Ito ay nasa pag-aari ni Jiang Chen, ang Jiang Chen na lumabas mula sa Mount Wangdi sa huling minuto. Mabilis na sabi ni Mo Fangjo, sa takot na baka galitin niya si Mo Juji. Kung hindi dahil sa impluensya ng Mo Clan, hindi siya mangangahas na humingi ng deal kay Mo Juji. Siya yun, pulong ni Mo Juji habang nakatingin kay Mo Fangjo ng matalim na tingin. Sigurado ka ba? Affirmative. Natagpuan ko ang Thunderbolt Agarwood na iyon ngunit ito ay ninakawan mula sa akin at sa aking minamahal. Kinuha pa niya ang ticket ko sa Profound Connection Divine Palace. Hindi ako humihingi ng dagdag, sana ay makapaghiganti ang Reverend para sa akin at bigyan ako ng kaunting Thunderbolt Agarwood, sapat na iyon, kinakabahang sabi ni Mo Fangjo. Naglakas loob siyang hindi kumilos sa labas ng linya sa harap ni Mo Juji at inilatag ang lahat ng kanyang iniisip. Ang ipagawa sa iba ang iyong maruming gawain. Hindi masama. You're pretty honest. I like it. Hahaha. I'll accept this deal. Gayunpaman, bibisitahin ko ang Mo Clan kapag nalaman kong nagsisinungaling ka. Sigurado ka bang ikaw lang ang nakakaalam nito? Sigaw ni Mo Juji. Halos pumutok ang mga organo ni Mo Fangjo nang tumanggaw siya ng may maputlang ekspresyon. Hahaha, panatag ka, hindi kita pakikitunguhan ng masama kung makuha ko ang mga bagay na gusto ko. Tumalikod at umalis si Mo Juji habang mabilis niyang hinabol si Jiang Chen. Ito ay magiging masama kung ang Thunderbolt Agarwood ay nahulog sa mga kamay ng iba. Sa kasalukuyan, narating na ni Jiang Chen ang paligid ng Zhou Mountain Ridge, malapit na niyang marating ang Lin Boundary. Sa sandaling ito, nakaramdam ng masamang premonition si Jiang Chen, gusto niyang magmadaling bumalik sa Lin Boundary at ipasa ang tableta sa kanyang ama ngunit may naramdamang mali. Naramdaman ang kaluluwa ng Emperor Realm ni Jiang Chen na may mali. Bagamat nasugatan ang kanyang espiritu at kailangan ng 1 taon para makabawi, nandoon pa rin ang mga kakayahan nito sa pakiramdam. Gayunpaman, imposibleng gamitin ang spirit attack ng Great Soul Derivation Technique ngayon. Nakakatakot ang bilis. May naramdaman si Jiang Chen, may humahabol sa kanya mula 10,000 li ang layo at ito ay isang makapangyarihang tao na magbot. Baka hinahabol niya ako. Alam ni Jiang Chen na hindi niya ito iniisip. Ang dahilan kung bakit siya mabilis na umalis sa Spirit Jade City ay dahil alam niyang siya ay tina-target ng hindi mabilang na mga sekta. Hindi maganda kung darating ang mga matandang halimaw na iyon para sa kanya. Ito ay magiging isang malupit na labanan para sa kanya at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi pinapayagan ito. Maaari lamang siyang manatili sa Eastern Emperor Sect sa Chilean Boundary. Ang Killing Luo Sect, ang Heavenly Profound Sect, Shenying Sect,
at maging ang Nine Dragon Palace ay hahabulin siya. Pinabilis ni Jiang Chen ang kanyang bilis upang maabot ang Lin boundary sa lalong madaling panahon. Kahit sino ka man, hinahabol mo man ako. Ayaw niyang magkaroon ng alitan sa lugar na ito. Jiang Chen, hindi ka malalayo sa akin. Gayunpaman, wala pang ilang minuto, naramdaman ni Jiang Chen ang napakalaking pressure na kumakandado sa kanya, na pinutol ang kanyang landas sa pagtakas. Kung ano ang darating ay darating sa wakas. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen. Napakabilis ng kalaban. Upang maabyutin siya mula sa 10,000 li ang layo sa napakaikling panahon, dapat ay mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Kabanata 2871. Tinalo sa pamamagitan ng isang strike. Sino ito? Sumimangot si Jiang Chen at lumingon para tingnan kung ano ang nasa likod. Eksaktong iyon ang Zhou Mountain Ridge sa likod niya, ang Luofeng Valley. Wala na siyang paraan para tumakbo. Dahil naabutan na ng humahabol, saan kaya siya tatakbo? Agad na itinayo ni Jiang Chen ang kanyang Little Usher Sword Formation. Iyon ang pinakamalakas na strike na maaari niyang ihagi sa sandaling iyon. Kahit na ang isang Heritage Expert ay maaaring hindi makayanan ang pagbuo ng ligtas. Hanggat hindi iyon isang napakalakas na eksperto, hindi na kailangang mag-alala si Jiang Chen. Sa isang iglap, natapos ni Jiang Chen ang pag-set up ng Little Usher Sword Formation. Sa sandaling ito, isang itim na nakadamit na figure ang pumasok at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mapurol at malamig. Nanliit ang mga mag-aaral ni Jiang Chen nang malaman niya kung sino ang lalaki. Siya ang ninong ni Yan Qingcheng. Siya pa nga ang Reverend ng Nine Bound Iris, Mo Jiechi. Ikaw, sabi ni Jiang Chen na may malalim na boses. Ano, nagulat ka ba? Hehe, bakit parang hindi ka masaya kapag nakikita mo ako? Wala kang paggalang sa Reverend of the Nine Bound Iris. Mahinang sabi ni Mo Jiechi. Hindi ikaw ang Reverend ng Chilean Boundary, bakit kita igagalang? Wala naman sigurong magandang bagay na pumunta ka para hanapin ako. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Pagamat alam niya na ang taong ito ay hindi mabuting tao, hindi pa rin gustong saktan siya ni Jiang Chen. Napakaliit ng pagkakataong mabuhay kung kailangan niyang labanan itong Reverend of the Nine Bound Iris. Ang mga taong may ganitong titulo ay hindi katulad ng ibang ordinaryong eksperto sa Heritage. Sila ay namuno sa siyam na mga hangganan sa loob ng higit sa libu-libong taon. Sino ang mauupo sa ganoong posisyon upang mamuno sa mundo ng walang tunay na lakas? Si Mo Jiechi ay hindi isang mabuting tao. Kung ikukumpara kay Zhi Qingtian, siya ay tuso at kasuklam-suklam. Hindi komportable si Jiang Chen sa lalaking ito. Pagamat hindi pa sila nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan noon, naramdaman niyang tiyak na hindi mabuting tao ang lalaking ito. Si Zhi Qingtian ay isang bukas at matuwid na tao. Kahit papaano ay wala siyang gagawin sa dilim sa kabila ng kanyang mataas na posisyon. Pero hindi niya alam kung magiging ganito ba ang lalaking ito o hindi. Anong mayabang na lalaki, hehe. Isang piraso na lang ng cake para patayin kita. Naglakas loob ka pa ring maging mapangahas sa harap ko. Mukhang masyadong katawa-tawa at mapagmataas ka. Umisi si Mo Jiechi at sinabi. Wala siyang pakialam kay Jiang Chen dahil si Jiang Chen ay talagang parang isang maliit na langgam sa kanyang mata. Sa kabila ng kanilang talento, ang mga taong nasa ilalim ng Heritage Realm ay walang halaga sa kanya. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagkuha ng mga bagay mula sa aking bulsa. Hindi ko alam kung kailan kita nasaktan, Reverend Master. Mahina at mapagpakumbabang sabi ni Jiang Chen. Ibinaba ng mahalagang bato ang inusenteng may-ari nito sa kulungan. Hindi mo ako sinaktan. Sa kasamaang palad, nahuli ko ang isang magarbong Thunderbolt Agarwood sa iyong mga kamay. Iyan ay isang bagay na kahit isang Emperor Realm Master ay magnanasa. Isa ka lang Divine King, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang magkaroon nito? Umiti si Mo Jiechi at sinabi. Sinabi sa iyo ito ni Mo Fangzhou. Bumagsak ang mukha ni Jiang Chen. Naisip niya kaagad si Mo Fangzhou dahil namatay na ang lahat ng taong nakaalam nito maliban kay Mo Ingdang Cheng, Amo Kehan at Mo Fangzhou. Imposibleng ipagkanulo siya ni na Mo Ingdang Cheng at Amo Kehan. Nagtiwala si Jiang Chen sa kanila ngunit hindi kay Mo Fangzhou. Hindi gusto ni Mo Fangzhou si Jiang Chen sa simula pa lang at gusto niyang ibalik ang Thunderbolt Agarwood sa Mo family.
Mula sa kanyang pananaw, ang Thunderbolt Agarwood ay dapat nakabilang sa Moe family. Ngunit sa katotohanan, ang tunay na dahilan ay ang kanyang sariling mapanlinlang na kasakiman. Paanong hindi malalaman ni Jiang Chen? Ikaw ay isang matalinong tao. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi ngayon. Ang Thunderbolt Agarwood ay isang mahalagang bagay. Anak, kung ibibigay mo sa akin ngayon, baka iligtas ko ang buhay mo. Umisi si Mo Jiechi at sinabi, kahit ibigay ko sa iyo, baka hindi mo ako mapatawad. Bilang Reverend of the Nine Bound Iris, gumagawa ka ng kasuklam-suklam na bagay, hindi ka ba hahamakin ng iba? Sa tingin ko, masisira nito ang iyong reputasyon. So, hindi mo talaga naisip na bitawan ako. Naging malamig ang mga mata ni Jiang Chen dahil nagpa siya na ang taong ito na patayin siya. Si Jiang Chen ay hindi isang bulaklak na lumaki sa greenhouse, paano siya maniniwala sa sinabi ni Mo Jiechi? Nang mamatay si Jiang Chen, si Mo Jiechi ay makakaupo at makapagpahinga. Gayunpaman, si Mo Fangzhou ang bastard ay ang taong pinakanairita ni Jiang Chen. Iniligtas ni Jiang Chen ang kanyang buhay noon ngunit iginanti niya ang kabaitan ng puot. Sinabi ni Mo Fangzhou kay Mo Jiechi ang tungkol sa Thunderbolt Agarwood, upang si Jiang Chen ay mapatay. Gusto niyang ilagay si Jiang Chen sa malalim na hukay. Ito ay talagang polyhis at tuso. Kung hindi dahil kay Mo Ingdang Cheng at Amo Kehan, hindi magpapakita ng anumang habag si Jiang Chen kay Mo Fangzhou. Ang pansariling interes ay nagbubulag sa mga mata ni Mo Fangzhou at ginawa siyang puno ng puot. Hindi siya nagpakita ng anumang pagpapahalaga kay Jiang Chen at gumamit pa ng ganoon kababang trick para patayin siya. Ito ay talagang hindi mapapatawad. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Jiang Chen ng gayong bastard. Si Jiang Chen, gayunpaman, ay hindi naiintindihan kung gaano kalaki ang puot ni Mo Fangzhou sa kanyang puso. Inalis ni Jiang Chen ang diyosa sa kanyang puso at ang kanyang slot para makapasok sa Profound Connection Divine Palace. Inalis din ni Jiang Chen ang Thunderbolt Agarwood. Ang lahat ng mga bagay na ito ay talagang hindi nasisiyahan kay Mo Fangzhou. Ang pinakamalaking hiling ni Mo Fangzhou ay makitang mawala si Jiang Chen sa mundong ito. Hehe, napaka-thoughtful mo talaga. Saka wala na akong kailangan pang itago sa'yo. Nandito ako para patayin ka ngayon. Gusto ko ang Thunderbolt Agarwood at ang buhay mo. Sa sandaling natapos ni Mo Jiechi ang kanyang mga salita, nagbago rin ang kanyang ekspresyon. Bumitaw ang malamig niyang hininga at kumalat sa 1,000 li. Nakakatakot na chi. Ang isang Hirerch expert ay hindi pangkaraniwan. Bumagsak ang mukha ni Jiang Chen. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya sa isang tunay na eksperto sa Hirerch. Ito ay magiging isang buhay at kamatayang labanan. Alam ni Jiang Chen na napakaliit ng kanyang tsansa na manalo. Ito ay mas mababa sa 10%. Pero wala na siyang choice ngayon. Kung wala siyang gagawin, may kamatayang naghihintay sa kanya. Kaya't mas mabuting lumaban siya sa kabayaran ng kanyang buhay, maaari pa rin siyang makakuha ng maliit na pagkakataong mabuhay. Huwag gawin ang mga hindi kinakailangang pakikibaka, kung hindi, ikaw ay mamamatay sa trahedya. Mahinang sabi ni Mo Jiechi. Sa isang iglap ay napalo siya gamit ang kanyang palad. Ang kanyang kakilakilabot na Divine Origin Strength ay lumusot sa buong kalangitan. Naramdaman ni Jiang Chen na siya ay ganap na pinigilan ng hampas ng palad na ito. Ito ay isang simpleng welga lamang ngunit nakita ni Jiang Chen na hindi ito mapaglabanan. Ikapitong espada. Inilabas ni Jiang Chen ang kanyang espada upang labanan ang pag-atake. Ang kitakot-takot ng walang hangganang sword ay maaaring magpasindik sa lahat ng mga magsasaka na nasa ilalim ng Hirerch Realm. Maaaring lumunin ng nakakatakot na aura ng espada ang kalangitan. Bahagyang ngumiti si Mo Jiechi. Nang bumagsak ang kanyang palad sa walang hanggan na espada, ang anino ng espada ay nabasag at nawala sa kawalan. Ito ay naging wala. Ang malaking palad, sa kabilang banda, ay patuloy na bumagsak kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay nagcast ng Dragon Transformation upang makayanin ang hampas ng palad ngunit siya ay naiinis pa rin ng husto. Siya ay malubhang nasugatan. Masyadong malakas. Pamulong si Jiang Chen at lumabas ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay natalo sa pamamagitan lamang ng isang welga. Si Jiang Chen ay hindi nakatagpo ng ganito dati. Natalo siya. Napakalakas talaga ng kalaban niya.
Hindi siya isang eksperto sa early hierarchy. Noong una, gustong subukan ni Jiang Chen ang lakas ng kalaban, ngunit ngayon alam na niya na hindi na niya malalabanan ang isa pang hampas ng taong ito. Nasabi ko na noon nalanggam ka lang sa aking mga kamay. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagkuha ng isang bagay sa aking bulsa. Sabi ni Mo Jiechi sa malalim na boses, nanlamig ang mga mata niya. Isang hampas ng palad ang ginawa niya na mas nakakatakot kaysa sa naunang hampas. Lumiit ang mga mag-aaral ni Jiang Chen, agad na sinimula ng Little Usher's Sword Formation. Ghost Prison Usher's Sword Formation. Ang Heavenly Dragon Sword ay umabot sa langit. Ang 108 Heavenly Divine Tools ay kumalat sa lahat ng direksyon. Dumating ang hampas ng palad ni Mo Jiechi patungo sa Usher's Sword Formation ni Jiang Chen. Hindi mabilang na mga anino ng espada ang pumailang lang sa langit, bumangga sa hampas ng palad ni Mo Jiechi. Ang ningning ng espada at hampas ng palad ay biglang naglaho sa sagupaan. Bumagsak ang mukha ni Mo Jiechi, malamig na nakatingin kay Jiang Chen. Nakakatakot na sword formation. I never expected na may ganyang trick ka. Minamaliit kita. Ito ang inihanda ko para sa iyo sa puso ko. Hayaan akong ihatid ang iyong paghatol ngayon. 1,000 mga espada, itakda at umalis. Tingnan mo kung kaya mong labanan ang aking Ghost Prison Usher's Sword Formation. Matalim ang mga mata ni Jiang Chen, ang forma sayon ay aktibo sa sandaling ito. Ang nakakatakot na anino ng espada ay dumaan sa pagbuo ng espada. Si Mo Jiechi ay Tame Time at Nolibunan ang mga anino ng espada gamit ang kanyang sariling kamao. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang walang kapantay na sinaunang Diyos. Ang mga anino ng espada na iyon ay madaling matakot sa mga eksperto sa half-step hierarchy ngunit ganap na binaliwala ni Mo Jiechi ang lahat ng mga welga. Formation lang yan, sa tingin mo matatalo mo ako dito. Imposible. Si Jiang Chen ay mukhang solemn na. Alam niyang ito na ang huling paraan niya. Kung hindi mabitag ng Ghost Prison Usher's Sword Formation si Mo Jiechi, ang kanyang buhay ay nakataya at maaari siyang mawala sa kanyang buhay anumang oras. Baliin mo, ang hampas ng palad ni Mo Jiechi ay mabangis na dumaong laban sa Ghost Prison Usher's Sword Formation. Para siyang walang kapantay na hari. Ang Ghost Prison Usher's Sword Formation ay nanginginig ng husto. Pakiramdam ni Jiang Chen ay hindi na niya ito matiis. Three Stars Dao Formation Technique. Muling nagcast ng formation si Jiang Chen, na nagpalakas sa Usher's Sword Formation. Sa harap ng counterattack ni Mo Jiechi, naramdaman ni Jiang Chen na medyo mababa ang kanyang forma sayon. Nakayanan pa rin ni Mo Jiechi ang bawat pag-atake ng formation. Bagamat ang Dao Formation Technique ni Jiang Chen ay lubos na nagpalakas sa Usher's Sword Formation, hindi pa rin ito lubos na nalabanan ang pag-atake ni Mo Jiechi. Si Mo Jiechi ay napakaingat sa bawat hakbang niya, at ang kanyang mga hampas sa palad ay mas mabangis kaysa dati. Ang kanyang lakas ay makalangit at nakakagulat. Bawat isa sa kanyang mga welga ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa Usher's Sword Formation ni Jiang Chen. Kung magpapatuloy ito, hindi ito kakayanin ng aking Usher's Sword Formation. Nag-aalala si Jiang Chen. Ito ang unang pagkakataon na may nakabasag sa kanyang Usher's Sword Formation, at ito ay pilit na binabasag ng malupit na puwersa. Nagkaroon ng gap sa pagitan ng kanilang cultivation realm. Hindi gaanong alam ni Jiang Chen ang tunay na lakas ng kalaban, ngunit tiyak na mayroon si Mo Jiechi ng kahit man lang lakas ng labanan ng isang eksperto sa mid-hierarchy. Hindi may kakaila. Ang iyong pagbuo ng espada ay talagang napakalakas. Kahit na ang mga eksperto sa half-step hierarchy ay maaaring matalo sa iyong mga kamay kung hindi sila sapat na maingat. Ngunit ito ay ganap na walang saysay sa akin. Hahaha. Galit na umungal si Mo Jiechi at ang kanyang mga hampas sa palad ay naging mas mabigat at nakamamatay. Napakalaki ng aura ni Mo Jiechi. Ang Little Usher's Sword Formation ni Jiang Chen ay nawala ang dati nitong lakas sa ilalim ng pag-atake ni Mo Jiechi. Malungkot ang mukha ni Jiang Chen dahil ang Little Usher's Sword Formation ay hindi kayang tumagal ng masyadong matagal. Ang mabigat na ganting atake ni Mo Jiechi ay nagdiin ng husto kay Jiang Chen at ang forma sayon ay malapit ng bumagsak anumang oras. Walang makakapigil sa akin. Masyado ka pang berde. Nanguna si Mo Jiechi, ginawang kamao ang kanyang hampas ng palad na yumanig sa buong universo.
hindi na kaya ng Little Usher's Sword Formation. Agad na napaatras si Jiang Chen. Ang Little Usher's Sword Formation ay nabasag sa welga ni Mo Jiechi. Mas nakakatakot ngayon si Jiang Chen. Lalong naging malubha ang kanyang sugat nang masira ang Little Usher's Sword Formation. Talagang makapangyarihan ka at kahit sinong eksperto sa ilalim ng Hirarch Realm ay hindi magiging katapat mo. Sa kasamaang palad, na-encounter mo ako ngayon. Isa sa pinakakahangahangang libangan ko ay ang wakasan ng mga mapagmataas na henyo dahil ang mga tinatawag na mga henyo ay masyadong mayabang. Parehas kayo. Kung hindi ako magpapakita sa iyo ng ilang mga kulay, iisipin mo talaga na kaya mong pamunuan ang mundo. Hahaha. Malamig na tiningnan ni Mo Jiechi si Jiang Chen. Kahit na ang Little Usher's Sword Formation na ipinagmamalaki ni Jiang Chen ay hindi napigilan si Mo Jiechi. Ang iyong pagmamalaki ay nagmumula sa iyong pagkakakilanlan bilang Reverend of the Nine Boundary. Humph, kapag tumawid na ako sa langit sa hinaharap, dudurugin kita. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Gayunpaman, hindi siya kalaban ni Mo Jiechi sa ngayon dahil masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation realm. Ito ay hindi isang bagay na maaaring mabayaran ng iba pang mga kadahilanan. Kung mailulunsad niya ang Soul of Motion sa sandaling ito, baka may pagkakataon pa siyang mabuhay. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa ganap na gumaling. Kung ang kanyang Soul of Motion ay nabigo, ang kanyang kaluluwa ay maglalaho din. Pinilit mo akong gawin ang hakbang na ito. Malamig ang mukha ni Jiang Chen habang nakatitig kay Mo Jiechi. Alam niya ngayon lang niya magagamit ang trump card niya at iyon lang ang paraan niya para manatiling buhay. Pagsasama ng kidlat. Hang, paano kung itinulak kita sa ganitong paraan? Sa tingin mo ba ay maaari ka pang manatiling buhay? Huwag mag-overthink. Wala kang pinagkaiba ngayon sa langgam. Hindi mo pa maibabalik ang mga bagay-bagay. Lalong naging malupit si Mo Chijo at tumingin kay Jiang Chen ng masama. Wala na siyang pasensya na makipag-away kay Jiang Chen. Hindi natin malalaman kung sino ang mamamatay hanggang sa katapusan ng labanang ito. Biglang nagpakita ng kawili-wiling ngiti si Jiang Chen. Sumimangot si Mo Chijo, may isa pa bang trump card ang lalaking ito? Fusion of Lightning, oras muna. Markang Paiwa Jiang Chen ang nagcast ng Nine Stars Heavenly Tribulation Lightning at Dawn Sky Golden Lightning. Ang dalawang Heavenly Lightnings ay nasa kanyang mga kamay, na naglalabas ng nakakagulat na dumadagandong na kidlat. Ang kawalan ay puno ng kidlat at kulog sa sandaling ito. Nang inagsandali si Mo Chijo nang lumitaw ang dalawang Heavenly Lightning. Maaari mong kontrolin ang dalawang Heavenly Lightning sa parehong oras. Minamaliit kita. Malalim na sabi ni Mo Jiechi. Talaga. At tingnan natin kung makakaligtas ka sa Fusion of Lightning. Tinitigan ni Jiang Chen si Mo Chijo. Pareho silang nagpakita ng walang katulad na kumpiyansa. Pagsasama ng kidlat. Interesting. Hihihi. Gayunpaman, sa palagay ko ay uubusin mo ang iyong sarili sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng dalawang kidlat. Hindi ako naniniwala na magagawa mo ito. Ngunit kung talagang matagumpay mong mapagsanib ang kidlat, baka ma-impress ako. Tinitigan ni Mo Chiuji si Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang Nine Stars Heavenly Tribulation Lightning at Dawn Sky Golden Lightning ay pinagsama-sama. Hindi may kakaila, ang nakakatakot na malakas na lakas ay maaaring takutin ng sinumang eksperto sa Early Hirarch. Nagtagumpay si Jiang Chen na pagsamahin ang dalawang Heavenly Lightnings. Ito ay hindi maipaliwanag na nakakatakot. Kabanata 2873. Isang buhay at kamatayan na labanan. Uploaded by Nathan YouTube Channel. Kung ikukumpara sa nakaraang sword formation, ito ay maaaring bahagyang mas mabigat. Gayunpaman, imposibleng talunin ako. Masyado ka pang knave. Hihihi. Tapos na ang laro. Umiling si Mo Jiechi at hinigpitan ang kamao. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa laban na ito. Natatakot akong bigon ka. Ito ay hindi lamang dalawang Heavenly Lightning. Kailangan kong maghanda ng kakaiba para sa iyo na isang Reverend of the Nine Bound Iris, hindi ba? Umiti si Jiang Chen at sumili ang malakas na liwanag mula sa kanyang bibig. Ang dumadagandong na lakas ng Fire Clouds Tyrant Heavenly Lightning ay pinalabas ni Jiang Chen. Ang brutal na lakas na sinamahan ng iba pang dalawang Heavenly Lightning ay naging dahilan upang ang Ningning ay naging mas nakasisilaw.
Mayroong hindi lamang dalawang makalangit na kidlat, ngunit tatlo. Maging si Mo Jiechi ay nagsimulang maging tense sa sandaling iyon. Isa pang makalangit na kidlat. Malungkot ang mukha ni Mo Jiechi at sinabing, alam niya kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. Nagtitiwala siyang lalabanan ang unang dalawang nakakatakot na kidlat ng langit. Bagamat na curious siya kung gaano kalakas ang fusion of lighting ni Jiang Chen, nang malaman niyang magkakaroon ng tatlong heavenly lightnings na magsasama, hindi nang ahas si Mo Jiechi na hayaang magpatuloy si Jiang Chen. Hindi siya tiwala sa tatlong heavenly lightning ng sabay-sabay. Tama iyan. Magsisimula na ngayon ang dumadagandong na paghatol. Umiti si Jiang Chen. Nagsimulang magsanib ang Fire Clouds Tyrant Heavenly Lightning, Nine Stars Heavenly Tribulation Lightning at Dawn Sky Golden Lightning. Ang nakakatakot na chi na inilabas mula sa Fusion of Lightning ay nagpang-inig pa sa mga bundok na 10,000 li ang layo. Hindi ko hahayaang matupad ang hiling mo. Napaisip si Mo Jiechi. Ang kapangyarihan ng Fusion of Lightning ay tiyak na nagwawasak. Maaari kang mamatay ngayon. Muling naikuyom ni Mo Jiechi ang kanyang kamao. Ang kanyang lakas ay maaaring mapunit ang kalangitan at harangan ang lahat ng landas ng pagtakas ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay mukhang Sol M na, dapat niyang gawin ang Fusion of Lightning na gumana. Baliin mo, inubos ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang lakas para pagsamahin ang tatlong Heavenly Lightning. Ang kumikinang na dumadagandong na ilaw ay sumabog, at maging si Jiang Chen ay nanginginig sa gayong mapangwasak na kapangyarihan. Ang kakilakilabot ng Fusion of Lightning ay ganap na lampas sa inaasahan ni Mo Jiechi. Nakaramdam pa siya ng krisis matapos tingnan ang Fusion of Lightning. Ang langit na kidlat ay tumawid sa kalangitan at ang lakas ng pagsasanib ay maaari pang sirain ang kawalan. Damn it, matagumpay niyang naisama ang mga ito. Si Mo Jiechi ay patuloy na umaatres. Ang kanyang kamao ay nakipagbuno sa kakilakilabot na malakas na kapangyarihan, si Mo Jiechi ay nabahan sa labanan. Ang mukha ni Jiang Chen ay mukhang Sol M na dahil halos naubos na niya ang kanyang lakas. Nahirapan pa siyang kontrolin ang nakakatakot na kapangyarihan ng Fusion of Lightning. Bumangon ang alikabok, na umaanod sa kawalan. Sa ilalim ng pag-atake, hindi sigurado si Mo Jiechi kung makakaligtas siya. Nais ni Jiang Chen na mapatay niya ang kalaban ngunit naramdaman niya na si Mo Jiechi, isang Reverend of the Nine Bound Aries, ay hindi madaling mamatay. Bang! Sa sandaling ang isang makalangit na nakakagulat na putok ay tumunog, na mukhang magulo, isang nahihiyang figure ang tumayo sa alikabok at tumapak sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang kulog sa sandaling ito habang nakatitig kay Jiang Chen. Ginagalit mo talaga ang galit ko. Jiang Chen, gusto kitang putol-putol para hindi ka na muling magkatawang tao magpakailanman. Malubhang nasugatan si Mo Jiechi at natakpan ng dugo ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, nakaligtas pa rin siya sa pamamagitan ng Fusion of Lightning ni Jiang Chen. Mukha siyang pagod, imposible para sa mga ordinaryong eksperto sa Mid-Hierarch Realm na makaligtas sa gayong mapangwasak na pag-atake. Buhay ka pa! Si Jiang Chen ay medyo hindi nagbitiw ngunit alam niya na hindi niya masusukat ang lakas ng isang Reverend of the Nine Bound Aries batay sa mga karaniwang pamantayan. Medyo makatwiran para kay Mo Jiechi na mabuhay sa pamamagitan ng Fusion of Lightning. Dahil nabubuhay pa ako, mamamatay ka na. Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung sino ang magliligtas sa iyo. Galit si Mo Jiechi. Ang pag-atake ni Jiang Chen ay lubhang nasugatan sa kanya. Hindi bababasa, aabutin ng mga 8 hanggang 10 taon bago siya gumaling. Ang kapangyarihan ng Fusion of Lightning ay talagang napakamangha. Kahit na ang isang Reverend of the Nine Bound Aries na may malawak na hanay ng kaalaman ay hindi maaaring makatulong na mahanap ito kahanga-hanga. Kung ang cultivation realm ni Jiang Chen ay umabot sa Mid-Divine King Realm, maaaring hindi nakaligtas si Mo Jiechi sa pamamagitan ng Fusion of Lightning. Reverend Mo, napaka-graceful mo. Akala ko umalis ka na, sa hindi inaasahan, nasa lugar ka pa rin ng Chilean boundary ko, hehe. Ang paggawa ng appointment ay hindi kasing ganda ng pagkikita kapag nagkataon. Mahirap ipaliwanag kung paano gumagana ang kapalaran. Sa sandaling narinig ang mahinang tawa, tumigil si Mo Jiechi sa kanyang pag-atake at naging malungkot ang kanyang mukha. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zi Qing Tian iyon.
May utang siyang pabor ngayon. Sa kritikal na sandali na ito, kung hindi siya lilito, si Jiang Chen ay maaaring nahulog sa isang malaking krisis. Reverend Z, bakit ka nandito? Oh, ako ang dapat na magtanong sa iyo ng tanong na ito. Reverend Mo, natapos na ang Battle Royale ng Nine Bound Aries pero hindi ka pa bumalik sa sarili mong hangganan. Ano ang iyong intensyon sa pananatili sa aking hangganan? Hehe. Ngumiti si Zi Qingtian. Natigilan si Mo Jieche, nagpipigil ng hininga. Nakalimutan niyang nasa hangganan pa rin siya ng Qi Lian. Si Zi Qingtian ay dapat na nagtatanong. Hehe. Kailangan ko bang mag-ulat kay Reverend Zi tungkol sa aking schedule? Ang hangganan ng Qi Lian ay teritoryo mo nga pero walang pagbabawal na pigilan akong pumunta rito, di ba? Sabi ni Mo Jieche. Sige. Ngunit may kailangan akong sabihin kung si Reverend Mo ay magsisimula ng labanan sa aking teritoryo. Tumigil sa pagngiti si Zi Qingtian, biglang naging seryoso. Sa ilalim ng kahilingan ni Jiang Chen, kailangan niyang bantayan ang hangganan ng Lin. Bukod dito, ang Lin boundary ay nasa loob ng kanyang teritoryo. Maaaring wala siyang pakialam sa mga labanang iyon na kinasasangkutan ng mga eksperto sa ibaba ng Hirich Realm. Gayunpaman, ang labanang ito ay kinasangkutan ng isang eksperto ng Hirich Realm ngayon. Si Zi Qingtian ay hindi lamang uupo sa isang tabi at panoorin ang labanan, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Walang imek si Mo Jieche at tumanggaw lang siya. Matapos masugatan ng husto, hindi na siya karapat-dapat na labanan si Zi Qingtian. Pareho silang Reverend of the Nine Bound Aries at sa salita lang napagtatawanan ang isa't isa. Kung talagang kikilos sila, maaaring walang magawa ang Panginoon ng Lone Dragon County. Pagkatapos ng lahat, bilang Reverend of the Nine Bound Aries, pareho ang kanilang mga lakas ay napakalakas. Narinig ko na ang galing talaga ni Jiang Chen, kaya ako mismo ang dumating para subukan siya. Bilang isang junior, ang lakas ni Jiang Chen ay talagang mas superior kumpara sa lakas ng aking anak na babae. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, inilunsad ni Mo Jieche ang isang kamao laban kay Jiang Chen. Ginamit ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pinalipad pa rin siya. Ang kakilakilabot na presyon ay nagtulak sa kanya upang mahulog sa Luofeng Valley. Ikaw, bumagsak ang mukha ni Zi Qingtian. Hindi niya inaasahan na muling kikilos si Mo Jieche laban kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay nahulog sa bangin ngayon at alam nilang lahat ang sitwasyon sa Luofeng Valley. Hindi para sabihin ang Hirich Realm, kahit ang mga eksperto sa Divine Emperor Realm ay nang-ahas na huwag pumasok sa lugar na iyon. Ang sinabi ng lumang henerasyon ay hindi wasto. Nang mahulog si Jiang Chen sa Luofeng Valley, talagang tahimik sa loob. Mo Herf Sacker, yung Mo Jieche. Hahayaan kitang magbayad ng presyo balang araw. Para kay Jiang Chen, hindi siya natatakot sa Luofeng Valley dahil nakapunta siya sa lugar na ito kamakailan. Nasabi ko na, pagsubok lang. Hindi ko inaasahan na si Jiang Chen ay mabibigo na makayanin ang aking welga sa pagkakataong ito. Isang kabiguan. Nagkibit-balikat si Mo Jieche at inusenteng sinabi. Nakakatakot ang mukha ni Zi Qingtian ngunit alam niyang nakapasok na si Jiang Chen sa Luofeng Valley noon at nagawa niyang makalabas dito. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magiging ganoon kaswert si Jiang Chen sa pagkakataong ito. Nag-aalala pa rin siya. Masyadong kasuklam-suklam si Mo Jieche. Ano ang nangyayari? Gustong kalabanin ako ni Reverend Zi dahil sa isang vulgar na lalaki. Matigas na sabi ni Mo Jieche at tinitigan si Zi Qingtian. Pareho silang laban sa isa't isa. Reverend Mo, nako, magandang paglalakbay sa unahan. Malamig na bamantong hininga si Zi Qingtian at hindi na nagsalita pa. Nakaramdam ng panghihinayang si Mo Jieche dahil hindi pa rin niya nakuha ang Thunderbolt Agarwood mula sa kamay ni Jiang Chen. Gayunpaman, imposible para sa kanya na kumilos laban kay Jiang Chen sa sitwasyong ito ngayon. Kung hindi, tiyak na kikilos din si Zi Qingtian laban sa kanya. Kung talagang nagsimula sila ng away, siguradong talo siya. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala na si Zi Qingtian ay magkakaroon ng buhay at kamatayang labanan sa kanya. Sa kasamaang palad, ang Thunderbolt Agarwood ay nahulog na sa Luofeng Valley. Si Jiang Chen ay maaaring namatay na ngayon. Bagamat dati ang Thunderbolt Agarwood, wala na itong silbi ngayon.
Nagkaroon siya ng gana na pumasok sa Luofeng Valley para tuklasin ang loob. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang pagnanasa dahil ang pagpasok sa Luofeng Valley ay parang nililigawan si kamatayan. Nasiyahan siya sa pagkamatay ni Jiang Chen. Kahit papaano, nasiyahan si Mo Jiechi na tingnan ang pagkairita ni Zi Qingtian. Bukod dito, tinulungan siya ng kanyang sariling anak na babae na kumuha ng unang lugar sa siyam na hangganan. Ito ang higit na ikinagalit ni Zi Qingtian. Magkita ulit tayo sa susunod, Reverend Zi. Hahaha. Tumalikod si Mo Jiechi, natapakan ang kawalan at nawala sa langit. Tumingin si Zi Qingtian sa Luofeng Valley ngunit wala siyang lakas ng loob na pasukin ito. Bagamat nakalabas si Jiang Chen noon mula sa Luofeng Valley, hindi iyon nangangahulugang magagawa ito ng sinuman. Hindi bababa sa tatlong pinakadakilang sinaunang ninuno mula sa sampung sekta ng Lin Boundary ay naglaho ng tuluyan. Tatlong araw na binantayan ni Zi Qingtian ang lugar bago tuluyang nakalabas si Jiang Chen. Nang lumabas si Jiang Chen mula sa Luofeng Valley, natuwa si Zi Qingtian. Salamat sa tulong mo, Reverend Zi, kung hindi ay baka napatay na ako. Haha. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ang talino mo talaga. Lagi akong nagtataka kung paano ka makakalabas ng ligtas sa Luofeng Valley. Curious na tanong ni Zi Qingtian. Reverend Zi, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang bumaba dyan. Kung hindi, ang kahihinatnan ay maaaring wala sa iyong imahinasyon. Maswerte lang ako na immune sa mga panganib sa Luofeng Valley. Ang sinabi ng sinaunang alamat ay hindi mali. Kahit na ang isang Divine Emperor expert ay maaaring hindi makalabas sa lugar na iyon. Ang kaseryosohan ni Jiang Chen ay natigilan saglit kay Zi Qingtian ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Si Jiang Chen ay naging mas misteryoso sa kanyang mga mata. Nakaligtas si Jiang Chen sa pag-atake ni Mo Jiechi. Ang kinabukasan ni Jiang Chen ay talagang maliwanag at maaaring malimpasan pa niya ang Reverend of the Nine Bound Aries. Nagtatanong lang ako. Umiti si Zi Qingtian at hindi nagpatuloy sa pagtatanong kay Jiang Chen. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang sekreto. Dahil alam niya na si Jiang Chen ay isang mahuhusay na henyo na nakita niyang kapakipakinabang na kaibiganin, hindi niya tatanungin si Jiang Chen tungkol sa lahat ng bagay. Ano ang susunod mong plano? Iniisip kong bumalik sa Profound Feng Sect bago pumunta sa Heavenly Star Boundary. Hindi bababasa, walang masisilungan para sa akin sa hangganan ng Chilean sa ngayon. Baka magkaroon pa ako ng iba pang pagkakataon kung aalis ako dito. Umiling si Jiang Chen at ngumiti. Sa ngayon, lahat ng mga sekta sa bawat hangganan ay nagsimulang maghanap na may layuning hulihin siya. Hindi lang ito sa Chilean Boundary. Alam ng ilang tao na ang mga henyo ng kanilang sekta ay pinatay ni Jiang Chen sa Wangdi Mountain, kaya nanumpa silang hulihin si Jiang Chen. Imposible para kay Zi Qingtian na bantayan siya sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, sa swerte lang nagpakita si Zi Qingtian at tinulungan si Jiang Chen. Nangako si Zi Qingtian kay Jiang Chen noon na titiyakin niya ang kapayapaan sa Lin Boundary. Iyon ang pangako niya. Mabuti rin iyan. Marami ka talagang naging kaaway sa hangganan ng Chilean. Kapag bumalik ka at pumasok sa Profound Connection Divine Palace makalipas ang 10 taon, sa tingin ko ay wala nang makakalaban sa iyo sa oras na iyon. Tumingin si Zi Qingtian kay Jiang Chen, para siyang ama na inaabangan ang kanyang anak na maging dragon sa hinaharap. Sa mga kabataang henerasyon, si Jiang Chen ang taong higit niyang inaasahan. Reverend Zi, ano nga ba ang Profound Connection Divine Palace? Ano ang posisyon nito sa Northern Cold Divine Region? Tanong ni Jiang Chen. Ang Profound Connection Divine Palace ay maaaring hindi kakaibang lugar para kay Zi Qingtian, ngunit hindi alam ng ibang tao. Napabuntong hininga si Zi Qingtian at umiling at sinabi. Ako ay pinalaya sa Profound Connection Divine Palace. Ang mga salita ni Zi Qingtian ay nagpang-inag kay Jiang Chen sa isang segundo. Bilang Reverend of Nine Bound Aries, isa siyang disipulo na pinalaya sa Profound Connection Divine Palace. Gaano katikot ang Profound Connection Divine Palace noon? O anong uri ng lugar ang Profound Connection Divine Palace? Ang apat na malalaking paaralan sa Northern Cold Divine Region ay may mas mataas na posisyon kaysa sa ibinigay sa mga county. Ang malalim na koneksyon ng Divine Palace ay hindi ang pinakamatibay na banal na palasyo at ito pa nga ang huli.
Ang pinakamalakas na paaralan ay ang Thousandfold Divine Palace, pangalawa ay ang River Styx Divine Palace. Halos magkadikit ang Heaven Connection Divine Palace at Profound Connection Divine Palace. Kilalang kilala ang Profound Connection Divine Palace dahil may isang walang katulad na henyo na ipinanganak mula sa Profound Connection Divine Palace noong nakaraan. Pumunta siya sa Central Region Divine Land at naging tanyag. Iyan ay kung paano nakuha ng Profound Connection Divine Palace ang reputasyon nito. Marami kang hindi alam ngayon dahil hindi pa nakakarating sa pinakamataas na kaharian ng iyong cultivation realm. Kahit na ang Lone Dragon County ay maaaring hindi makalaban sa Profound Connection Divine Palace. Ang Lone Dragon County ay maaaring ituring bilang ang ikatlong pinakamalaking county sa Northern Cold Divine Region. Bilang kabisera ng Xingyin County, ang Profound Connection Divine Palace ay mas malaki kaysa sa Xingyin Country at Lone Dragon County. Dapat mong malaman na ang kinakailangan upang makapasok sa apat na dakilang Divine Palace sa Northern Cold Divine Region ay nasa Early Divine King Realm. Ang bilang ng mga eksperto sa banal na lugar ay mataas. Karamihan sa mga tao sa Lone Dragon County ay nakapasok sa Profound Connection Divine Palace. Ang isa ay makakapagtapos lamang pagkatapos maabot ang Hierarch Realm. Pagkatapos lamang ay maaaring isaalang-alang bilang isang tunay na dalubhasa. Kahit na maabot nila ang Central Region Divine Land, maituturing pa rin silang mga tunay na eksperto. Gayunpaman, bawat taon, maraming tao ang pinalayas din sa apat na dakilang banal na palasyo. Ang kanilang mga talento ay hindi ang nangungunang ngunit sila ay napakahalaga pa rin. Halimbawa, ako ay naging Reverend ng Nine Bound Iris sa ilalim ng Lone Dragon County kahit na ako ay kabilang sa maraming tao na naalis. Maaari mong piliin na umalis, ngunit ang mga piniling umalis ng normal ay walang anumang magandang kahihinatnan. Masasabi ko lang sa iyo na ang Profound Connection Divine Palace ay isang bilangguan ngunit maaari rin itong maging isang lugar na makakatulong sa isa na umakyat sa mas mataas na lugar. Kung ikaw ay pinahahalagahan ng mga kataas-taasang master na iyon, maaari ka ring direktang pumasok sa Central Region Divine Land. Iyon ay magiging isang kaluwalhatian sa buong county. Gayunpaman, napakabihirang magkaroon ng gayong eksperto. Hindi para sabihing 10,000 taon, maaaring walang kahit isang tao na ganoon sa loob ng 100,000 taon, napakabihirang magkaroon ng ganitong eksperto. Hindi para sabihing 10,000 taon, maaaring walang kahit isang tao na ganoon sa loob ng 100,000 taon, napakabihirang magkaroon ng ganitong eksperto. Hindi para sabihing 10,000 taon, maaaring walang kahit isang tao na ganoon sa loob ng 100,000 taon. Nababagay ka sa Profound Connection Divine Palace dahil nagawa mong lampasan ang lahat ng iyong mga kaaway. Naniniwala ako na mas makapangyarihan ka sa akin sa hinaharap. Ako, si Ziching Tian, ay hindi kailanman namali sa sinuman. Maraming sinabi si Ziching Tian kay Jiang Chen, at tinulungan si Jiang Chen na magkaroon ng lubos na pangunawa. Hindi masyadong matulungan ni Ziching Tian si Jiang Chen ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya upang matulungan si Jiang Chen. Ginawa niya iyon hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak na si Zixi. Kabanata 2875. Minsan hindi tayo dapat mabuhay para sa ating sarili lang. Mangyaring ipadala ang aking pagbati sa aking guro, si Chen Renji, kapag narating mo na ang Profound Connection Divine Palace, kung hindi siya awkward. Sige, talagang gagawin ko iyon para sa iyo. Sabi ni Jiang Chen, hindi ba't ang batang Panginoon ng lungsod ay patungo rin sa Profound Connection Divine Palace? Kahit na hindi pangkaraniwan ang lakas ni Zixi, hinding-hindi kanya malalampasan sa usaping talento. I hope that you could promise me to protect him, yun lang ang hinihiling ko. Ang pananatili niyang ligtas ay isa ng pagpapala. Sabi ni Ziching Tian sa mahinang boses. Aakyat sa kalangitan upang makuha ang maliwanag na buwan sa kalangitan na may pagnanasa. Nakuha ko na. Tama ka. Ang pananatiling ligtas ay isang pagpapala. Dahan daw ang lumingon si Jiang Chen, at sinabi sa mahinang boses. Sinadya niyang itigil ang ginagawa niya pero hindi niya magawa. Nangako siyang protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan mula sa anumang pinsala. Gagawin niya ang kanyang sariling paraan bilang isang malakas na eksperto. Lumutang sa langit sa loob ng 10,000 milya,
na nagbabalak na hamunin ang kalooban ng Diyos. Lahat ng tao may kanya-kanyang ambisyon sa buhay. Ang hiling ko lang ay mabigyan mo siya ng tulong sa kanyang paglalakbay sa paglilinang, iyon lamang ang aking hiling. Ang lean boundary ay mananatili hanggat ako ay nabubuhay. Malaki, hindi lumingon si Jiang Chen. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng mga Ginoo at ito ang pangako niya kay Zi Qingtian. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang mga salitang, si Zi Shi ay magiging ligtas hanggat narito si Jiang Chen. May mga berdeng damo sa tabi ng ilog at mga berdeng seaweed sa dagat. Nakatingin sa bundok ng niebe, at nakatingin sa pulang manggas. May mga berdeng ilog at 10 milya ng mga kawayan. Ang asul na karagatan at ang langit ay nagsanib sa isang kulay, at ang mga bangka ay naglalayag sa lawa. Isang malamyos na musika ang tinugtog ng jade flute at may tagsibol sa hangin. Ang sigaw ng mga ibon, hayop at unggoy ay nagpapaliwanag sa kalangitan at nagdulot ng kaunting libangan. Ang lugar ay napapaligiran ng luntiang kabundukan at libu-libong milya ng niebe na bundok. Napuno ito ng mga puno, halaman at dahon ng maple. May mga ripples sa ilog at ang mga koi fish ay tumalon palabas ng ilog at sumisid pabalik ng masigla. Habang ang mga espiritual na hayop sa tabi ng ilog ay tahimik na nakikinig sa malambing na tunog ng jade flute, ang kanilang paglilinang ay lubos na pinahusay. Isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok ang naglalayag sa ilog na may dalang balsang kawayan. Ang kanyang anino ay nagmistulang diwata, payat at matikas. Tila, siya ay isang makalangit na kagandahan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang profile. Ang kanyang mukha ay kasing linaw ng jade habang ang kanyang mga magagandang mata ay puno ng kakaibang kakisigan, lamig at kayabangan. Tila ang lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan sa kanya, tanging ang jade flute sa kanyang mga kamay ang makapaghihilom sa kanyang kalungkutan at mga hinaing. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang mga daliri at nagsimulang tumugtog ng jade flute. Ang mga malalambot na tunog ay umaalingaw-ngaw sa hangin, matamis at kasiya siya, mabilis at nakakapreskong. Sa sandaling tumugtog ang plota, libu-libong mga hayop sa mga kawayan ang tumakbo ng ligaw habang daan-daang mga ibon ang umaawit. Parang sabay silang magpapatugtog ng maganda at magandang musika. Ang ginang ay naging mahalagang bahagi ng napakagandang tanawin sa lawa, at tila siya ay isang hindi maiiwasan at kailangan-kailangan na bahagi ng mundo. Hihihi, ang galing mong tumugtog ng plauta. Maging ang maliliit na hayop ay lubhang nakinabang at naging mas malakas sa espiritual. Sa pampang ng ilog, may isang binibini na nakapusod ang kanyang buhok, nakangiti habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang kagandahan ay hindi nakahihigit sa babaeng nakadamit, para siyang espiritu mula sa langit. Ang kanyang madilim na malinaw na mga mata ay nakakakita sa lahat ng bagay sa mundo. Sila ay dalisay at hindi kapanipaniwala. Ang batang babae ay mukhang maliit, siya ay mga 13 o 14 na taong gulang na may figure ng isang babae. Nakakaloka ang tawa niya na may kaunting pagka-childish. Ang malamig na babaeng nakasuot ng puti ay nagpakita ng lilim ng kalungkutan sa kanyang mga mata habang ang batang babae na ito ay tila bago at dalisay sa mundo. Kahit ang babaeng nakaputing damit ay ayaw maapektuhan ang kalinisan ng batang babae. Nakatayo ang batang babae na nasa baywang ang kanyang mga kamay, lumiwanag ang kanyang mukha ng isang matamis na ngiti na nagpapakita ng kanyang mga dimples. Siya ay mukhang isang espiritual na diwata na nahulog mula sa langit, kaibig-ibig at kaibig-ibig. Hindi may kakaila, magiging kahanga-hanga siyang kagandahan kapag siya ay lumaki at gagawin niyang mahulog sa kanya ang mga bayani sa mundo at yumukod pa sa kanya. Ang babaeng nakaputing damit ay puno ng alindog, nakamamanghang, habang ang dalagang nakapusod ay dalisay at inusente. Nag-aalala ka yata ngayon ate. Hindi ko intensyon na istorbuhin ka pero hindi ko kayang makita kang malungkot. Hindi ka man naiintindihan ng lahat, ako ang kilalang kilala mo. Seryoso ang mukha ng dalagang nakapusod at napaawang ang labi. Siya ay lubhang kaibig-ibig. Umiling ang babaeng nakaputing damit. Kilalang kilala mo ako pero hindi mo maiintindihan. Paano mo nasasabi yan? Sinusunod mo ba ang ayos ng sect lord? Galit na sabi ng batang babae na nakapusod na mukhang nanlulumo. Minsan, ang mga tao ay hindi dapat mabuhay para sa ating sarili lamang. Isang malabong ngiti ang isinuot ng babaeng nakaputi, may kawalang malay at pait sa gilid ng kanyang mga labi ngunit walang makakaintindi sa kanya.
Ang mga tao ay hindi lamang dapat mahalin ang kanilang sarili, ang kanyang pag-iral ay ang kapalaran mula sa kamalasan sa kanilang sekta. Kaya ano kahit na siya ay kahanga-hanga at napakaganda. Siya ay whelmed sa kalungkutan at mapanglo. Ang buhay ay puno ng mga damdamin at damdamin, walang pagbubukod. Sa tingin ko ang mga tao ay dapat mabuhay para sa kanilang sarili. Sinong maglalakas loob na pigilan ako kung pipilitin kong gawin ito? Ito ang itinuro sa akin ng aking kuya. Alam kong mismo na siya ngayon. Miss ko na rin siya. Ang maliit na batang babae na nakapusod ay pumulupot sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Halos maiyak siya habang nagsasalita. Hindi alam ng babaeng nakaputing damit kung matatawa o maiyak matapos makita ang lumuluhan nitong mga mata. Sinusubukan mo ba akong kumbansihin o gusto mong bigyan kita ng payo? Punong-puno ang mukha ng babaeng nakaputing damit, bumantong hininga. Ang kanyang mukha ay iginuhit sa ilang pagod at kapansin-pansing alindog sa parehong oras. Hindi ko alam kung saan nakatira ngayon ang kuya mo pero paano kung nandito siya? Baka iba na tayo ngayon dahil ilang taon na tayong hindi nagkikita. Tama ka, pero bakit dahan-dahan akong lumaki? Sana lumaki ako tulad ni Sister Ling kapag nakilala ko ulit ang kuya ko. Sabi ng batang babae habang nakakunot ang mga labi. Malamang, siya si Yu'er at ang babaeng nakasuot ng puti ay kasing ganda niya, si Ling yun. Pero hindi na siya babalik. Kaya, ang mga tao ay hindi lamang dapat mabuhay para sa kanilang sarili. Malumanay na sabi ni Ling yun, habang nakatingin sa hilaga. Wala siyang ibang makita maliban sa puting niyebe. Nasaan na ang pag-asa na matagal na niyang inaasam? Naniniwala ako na babalik siya dahil hindi niya tayo pababayaan. Iginiit ni Yu'er. Sana maibabalik natin ang panahon. Marahil ay nawala na siya at namatay. Si Ling Yun ay tila malamig at madilim. Hindi siya mamamatay. Hindi siya patay. Alam ko yan. Galit na sabi ni Yu'er. Paano mo nalaman iyon? Sinulyapan ni Ling Yun si Yu'er, puno ng pagtataka. Alam kong buhay siya at maayos ang buhay niya ngayon. Naniniwala ako na makikilala ko ulit siya balang araw. Napabuntong hininga si Ling Yun matapos makita ang determinasyon ni Yu'er. Si Yu'er ay perpekto ngunit siya ay masyadong matigas ang ulo. Hanggat binanggit niya ang pangalan ni Jiang Chen, nasa kanyang mga mata lamang ang kanyang kuya. Alam kong gusto mo ang kapatid ko at gusto ka rin niya. Huwag kang mag-alala, babalik siya para sa iyo. Sabi ni Yu'er na may seryosong ekspresyon. Bumaba ang tingin niya at nagpatuloy ng malungkot. Pero ayaw ni kuya kay Yu'er. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at mag-isang naglakad sa kawayan. Kahit si Ling Yun ay hindi siya mahanap. Paano mo malalaman na hindi ka gusto ng kuya mo? Ni hindi ko nga alam na may gusto siya sa akin. Malumanay na sabi ni Ling Yun bago ipinikit ang kanyang mga mata. Muli siyang tumayo sa balsang kawayan, nakalantad sa hangin at ulan. Bumagsak ang niyebe sa pampang ng ilog, naglalayag siyang mag-isa sa lawa. Kabanata 2876. Siyam na sekta ang naririto para ay pressure. Tianxing Boundary, Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Natakpan ng mga dahon ng maple ang lupa na may mga nalalataga na bundok sa background. Ang mga nakapaligid na lungsod at mga pader ay 3,000 li ang lapad na may 80,000 li ilog sa pagitan nila. Hindi mabilang na mga magsasaka ang nagtipon sa lugar na ito. Ang nangungunang 10 sekta ng Tianxing Boundary ay dumating upang ipagdiwang, ito ay isang engranding kaganapan. Sa pangunahing bulwagan, ang nangungunang figure ay nakasuot ng Asher armor, na may makapangyarihang kilay at pares ng mga mata, ang kanyang kilos ay kalmado at ang kanyang cultivation realm ay ang pinakamataas sa gitna ng karamihan. Sect Lord Ling, nandito kami para batiin ang iyong sekta sa pagkakataong ito. Sa katunayan, dalawang masayang balita ng sabay-sabay, paano kami hindi pupunta at batiin ka? Tama ka, Sect Lord Ling, nagmamadali kaming pumunta para maging bahagi kami ng kapangyarihan ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Hindi mabilang na mga lalaki ang dumating upang bumati, gayunpaman hindi makangiti si Ling Yanyo, mukhang narito sila para batiin siya ngunit ito ang pinakamalaking kahihiyan ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect sa nakalipas na 10,000 taon. Hindi kailanman naisip ni Ling Yanyo na ang mga nakipagkompetensya sa kanya ng matindi ay pupunta sa kanyang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect para humingi ng kasal. Si Ling Yun ay napakaganda,
Alam ng lahat sa Tianxing Boundary ang tungkol dito. Hindi mabilang na mga binata ang umibig sa kanya sa loob ng mahabang panahon, gayunpaman, walang makakapantay sa kanya. Dahil masyado siyang kakaiba, wala pang tatlo ang maaaring maging kapantay niya sa buong hangganan, ang mga napakapangit na kababalaghan na iyon. Ang Blood Tool Sect ay hindi gaanong makapangyarihan, malamang na sila ang pinakahuli sa mga nangungunang 10 sekta. Higit pa rito, ang Panginoon ng sekta ay isang tusong tao. Ngayon, naging iba na ang lahat, ang Blood Tool Sect ay nakakuha ng unang malaking swerte, tinatanggap at ni-recruit ang lahat ng mga eksperto sa Tianxing Boundary at ang mga nakapalibot na lugar sa kanilang sekta. Nagulat ang buong hangganan at biglang naging makapangyarihan ang sekta na kayang tumayo ng paalaban sa Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Sa orihinal, mayroon lamang ang Divine Golem Sect at Chi Transformation Sect na kapantay nila sa buong Tianxing Boundary. Dahil sa bigla ang pagtaas ng Blood Tool Sect, natahimik ang Divine Golem Sect at Chi Transformation Sect. Kung saan ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ang unang nagdusa dahil sila ay minarkahan ng Blood Tool Sect. Isang masayang okasyon, gayunpaman, ang aking Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay kailangan pa ring pag-isipan ito ng mabuti. Malamig na sabi ni Ling Yanyo. Bilang Sect Lord ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, isa sa 10 dakilang sekta ng Tianxing Boundary, walang dahilan para mawala ang kanyang katahimikan. Gayunpaman, ipinadala ng 9 na dakilang sekta ang kanilang Divine King Elders para pumunta at batiin siya, malinaw na pinipilit siya ng Blood Tool Sect na sumuko. Sect Lord Ling, narito ang walang talentong Chuang na ito para mag-propose ng kasal para sa apo kong si Chu Yunji. Isa rin itong malaking karangalan sa iyong Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Higit pa rito, hiniling din sa akin ng aking Sect Lord na dalhan ka ng magandang balita, ano ang iniisip ng Sect Lord? Nakangiting sabi ni Chuang. Ang kanyang apo, si Chu Yunji ay ang napakalaking kababalaghan ng Blood Tool Sect, na nakakuha ng walang kapantay na Divine Technique pagkatapos ng 100 taon ng pagsasanay sa buong mundo, na naging dahilan ng pagtaas ng Blood Tool Sect, na ginagawa silang kasing lakas ng 3 nangungunang sekta ng hangganan. Mangyaring bigyan ako ng oras na pag-isipan ang bagay na ito. Bibigyan ko ng sagot si Elder Chu pagkaraan ng 3 araw. Nakangiting sabi ni Ling Yanyo. Kahit na labis siyang nagalit, binigyan pa rin ng Blood Tool Sect ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ng huling babala kasama ang iba pang 9 na elder ng sekta na kasama nila. 3 araw na. Ako, si Chu Wang, ay magdadala sa aking walang talentong apo, si Chu Yunji, upang pumunta at humingi ng kasal. Sana ay hindi magbigay ng parehong sagot si Sect Lord Ling, hehe, ang natitirang 9 na dakilang sekta ay lubos na tumitingin sa kasal na ito. Mabibigo mo ang masa kung ang iyong Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay masyadong matigas ang ulo para tanggapin ito. Ang aking junior sister na si Ling Yun ay magpapakasal lamang sa isang walang katulad na kababalaghan, isa na may pag-asa na makarating sa Emperor Realm, walang mortal na lalaki ang kwalipikado. Emph! Sabi ni Ling Changso na may pangit na ekspresyon. Nandoon siya noong lumalaki si Ling Yun, at siya rin ang paboritong disipulo ni Ling Yanyo. Maliban kay Ling Yun, siya ang pinakamalakas sa loob ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Siyempre, siya rin ang kalaro ni Ling Yun mula noong mga bata pa sila, may nararamdaman siya kay Ling Yun. Ang kanyang galit ay lubusang nag-alab ngayong dumating ang mga lalaki ng Blood Tool Sect upang hingin ang kanyang kasal. Ganito ba ang pagtuturo ng sekta sa kanilang mga alagad? Walang lugar para sa kanya kapag nagsasalita ang mga elder. May nanunuya. Walang kwentang bagay, scram. Sigaw ni Ling Yanyu habang winawagayway ang kanyang braso at pinasabog si Ling Changsu palabas ng lugar. Hehe, nagbibiro lang ako, sana hindi masyadong seryosohin ni Sect Lord Ling, sabi ni Chu Wang. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Ling Yanyu ngunit hindi siya sumabog dahil ang kanyang ngiti ay misteryoso pa rin gaya ng dati. Yes, 3 days later shall be the registration of marriage, siguradong dadalaw tayo ulit, hahaha. Para batiin ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, at Sect Lord Ling. Ang kasalukuyang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay hindi tulad noon, haha. Diba? Si Chu Yunji ng Blood Tool Sect ay makapangyarihan, malamang nakapantay ni Ling Yun. Sect Lord Ling, huwag mo nang itago sa sarili mo, hehe, ang sarap magkaroon ng manugang na katulad niya.
Ang napakalaking kababalaghan ng Blood Tool Sect ay ang pagmamalaki ng ating Tianxing Boundary, isang minsan sa 10,000 taong kababalaghan. Ang mga natitirang matatanda ng Sham na dakilang sekta ay nagsabi na may mga mukha na puno ng ngiti. Dumating ang mga dakilang sekta para i-pressure ka, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Kahit na ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay makapangyarihan, hindi ito ang pinakamalakas, imposible para sa kanila na makalaban ang iba. Ang Blood Tool Sect ay nakipagtulungan sa iba pang Sham na dakilang sekta upang hilahin ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect pababa, upang ipakita sa kanila kung sino ang amo. Ang pinakamahalaga, ang Blood Tool Sect ay babangon upang maging isa sa nangungunang tatlong sekta at ang aalisin ay walang iba kundi ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Malamig ang ekspresyon ni Ling Yanyo. Sa sandaling ito, ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay napapalibutan ng mga kaaway. Ang nangungunang 10 mahusay na sekta ng Tianxing Boundary, hindi nila pinaplano na palayain siya ng madali. Dalawang mapalad na kaganapan ang nagsasama-sama, ito ay tungkol sa panukalang kasal ng Blood Tool Sect at ng Profound Connection Divine Palace. Si Ling Yun lang ang tinanggap sa Profound Connection Divine Palace. Ang Blood Tool Sect na gustong pakasalan si Ling Yun, pinutol ang landas ng kababalaghan ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, isa itong malaking kawalang-galang kay Ling Yanyu, paanong hindi siya magagalit. Gayunpaman, maaari lamang niya itong tanggapin ng tahimik sa ngayon. Pinigilan ni Ling Yanyu ang kanyang galit, tumingin sa iba at sinabi. Pagkalipas ng 3 araw, ako, si Ling Yanyu, ay magbibigay ng sagot kina Elder Chu at Tianxing Boundary. Sige. Ang mga salita ni Sect Lord Ling ay mapagkakatiwalaan, tunay na isang halimbawa ng isang Sect Lord ay dapat. Hahaha. Ang isang ito ay kahanga-hanga, napakahusay kung gayon, pupunta kami at bisitahin muli para sa proposal ng kasal pagkatapos ng 3 araw. Dapat pag-isipang mabuti ni Sect Lord Ling, isang magandang kaganapan ng isang sekta, magkikita pa tayo, hahaha. Umalis si Chu Wang pagkatapos noon at nagpaalam na rin ang natitirang mga elder. Isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa likod ng bulwagan. Yanyo, balak mo ba talagang itulak si Little Yun sa hukay ng impyerno? Kinagat ng ginang ang mapupulang labi at namumutlang ekspresyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Ling Yanyo at sumagot. Mahal, hindi mo ba ako naiintindihan? Ganun na ba ako cage-speak na tao? Kahit na si Little Yun ay hindi ko dugong anak, itinuring na namin siya bilang isa pagkatapos ng maraming taon. Itutulak ko ba ang aking anak na babae sa hukay ng impyerno? Ang mga pukana ng Blood Tool Sect ay malinaw sa araw. Ang ating Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay may isang entry lamang sa Profound Connection Divine Palace at iyon ay si Little Yun, siya ay napakatalino at tiyak na magniningning ng maliwanag sa Profound Connection Divine Palace. Sa makatuwiran at emosyonal, hinding-hindi ko hahayaan si Little Yun na harapin ang ganoong panganib at ipadala siya sa Blood Tool Sect. Ang ekspresyon ni Ling Yanyu ay mas pangit kaysa sa kanyang asawa. Bilang Panginoon ng Sekta, may mga limitadong pagpipilian para sa kanya upang pumili. Hindi niya kayang mabuhay para sa sarili niya. Pero, halatang pinipilit nila tayo, nagsama-sama ang Sham na dakilang sekta sa sekta natin, baka gumamit talaga sila ng dahas kapag hindi tayo susukaw sa kanila. Si Yang Le ay hindi isang hindi makatwirang babae. Bilang asawa ng Sect Lord, medyo insightful siya. Mahalaga ito sa isang taong itinuring niya bilang kanyang sariling laman at dugo, kaya hindi niya nagawang manatiling kalmado. Naunawaan din niya na ang Blood Tool Sect at ang Sham na dakilang sekta ay nagpapakita ng kanilang lakas. Ang Blood Tool Sect ay nakakuha ng napakalaking kapangyarihan nitong mga nakaraang taon, lahat ay gustong magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Naglakbay si Chu Yunji at nagsanay sa ligaw sa loob ng ilang daang taon at bumalik na may magagandang resulta, naging walang talo sa Tianxing Boundary, na nagtagumpay sa lahat ng iba pang mga kababalaghan. Ang Blood Tool Sect na dating mahina ay biglang umakyat sa pangunahing yugto ng Tianxing Boundary, naging kasing lakas ng nangungunang 10 sekta. Sa kasalukuyan, si Ling Yun ang diyosa ng Tianxing Boundary. Natural, siya ang naging target ni Chu Yunji. Ang isang bayani ay dapat may kasamang kagandahan. Para kay Chu Yunji, tanging si Ling Yun ang kwalipikado sa buong Tianxing Boundary.
Dagdag pa, ang posisyon ng Blood Tool Sect ay tataas pa kasama ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect bilang stepping stone. Dagdag pa rito, nakuha ni Ling Yun ang pagpasok sa Profound Connection Divine Palace, kung siya ay kasal sa Blood Tool Sect, magkakaroon ng karagdagang entry at ang katanyagan ng Blood Tool Sect ay tataas pa. Pinakamahalaga, sa pamamagitan ng pagtapak sa Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, ang Blood Tool Sect ay tiyak na magiging isa sa pinakamalakas na sekta sa Tianxing Boundary sa hinaharap. Siyempre, ang ambisyon ni Chu Yunji, ang ambisyon ng Blood Tool Sect ay hindi kasing liit nito. Ngayon, nagawa na nilang ilipat ang siyam na dakilang sekta para suportahan sila. Malinaw naman, pinangunahan nila sila para i-pressure ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Ito rin ay isang paraan upang ipakita sa ibang mga sekta kung ano ang mangyayari kung sila ay salungat sa kanila. Dahil mahina ang kasaysayan ng Blood Tool Sect, kailangan itong magkaroon ng magandang pundasyon upang manatiling matatag sa Tianxing Boundary, kailangan ito ng pagkilala mula sa lahat ng iba. Ibig sabihin, sobrang political ang proposal ng kasal ni Chu Yunji. Siyempre, napakaganda ni Ling Yun, pumapatay ito ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Ang pagtaas ng Blood Tool Sect ay hindi napigilan. Iyon ang ikinababahala ko, ang Blood Tool Sect ay nasa kasaganaan nito, ang siyam na dakilang sekta ay may magandang relasyon sa kanila. Makakaligtas lang tayo sa mga bitek sa pagitan ng lahat ng iyon, malalagay tayo sa matinding problema kung kumilos sila ng may puwersa. Tahimik na sabi ni Ling Yunyu na may tame time na ekspresyon. Iyon ang pinakamahirap na panahon para sa kanya bilang Panginoon, dahil nakikita lang niya ang kanyang alagad na pinaalis ng walang magawa, isa itong malupit na desisyon. Gayunpaman, kung hindi niya ito gagawin, ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay haharap sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang Blood Tool Sect ay nasa kasagsagan nito, gusto nilang ipakita sa iba kung saan sila gawa, walang alinlangan nilang aalisin ang mga humahadlang sa kanila. Mayroon akong ideya, iniisip ko kung gagana ito. Sabi ni Yang Le habang kumikinang ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin, tumingin si Ling Yunyu sa kanyang asawa na may mabigat na ekspresyon. Magkasundo muna tayo sa kasal, kung gayon, palihim nating iiwan si Little Yun sa lugar na ito para sanayin ang sarili, pagdating ng panahon para sa Profound Connection Divine Palace, makikita natin kung ano ang nakatakdang kapalaran para sa kanya, sa tingin ko ay hindi mabubuli si Little Yun ng lalaking iyon. Mabigat ang ekspresyon ni Ling Yunyu, hindi ito masamang ideya, gayunpaman, paano kung hindi ito tanggapin ng Blood Tool Sect? Paano kung sila ay maging hindi makatwiran? Naisip ni Ling Yunyu ang lahat ng mga senaryo. Hindi naman unreasonable ang sinabi mo, pero, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ang Blood Tool Sect ay hindi simple. Itong si Chu Yunji daw ay may kakayahan na hamunin ang kanyang mga nakatatanda. Hindi madaling lagpasan siya. Magulo ngayon na ang Blood Tool Sect ay may suporta ng siyam na dakilang sekta. Iyon ay isang masamang hakbang, hindi ko gagawin ito hanggang sa huling segundo. Malinaw na walang pagpipilian si Ling Yunyu, kailangan niyang gawin ang desisyong ito bilang Panginoon ng sekta. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito sa loob ng dalawang araw. Napabuntong hininga si Ling Yunyu. Ayos lang, Master. Handa akong pakasalan si Chu Yunji ng Blood Tool Sect. Lumitaw si Ling Yun. Tumingin sa kanya sina Ling Yunyu at Yang Le na may komplikadong ekspresyon, nakaramdam ng lungkot. Hindi. Ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay hinding-hindi papayag na magdusaka, sabi ni Ling Yunyu. Umiti si Ling Yun at umiling. Hindi ito paghihirap, walang babaeng hindi nagpapantasya na magpakasal sa isang dakilang bayani. Si Chu Yunji ay medyo gwapo at makapangyarihan. Siya ay isang mahusay na kandidato sa buong Tianxing Boundary. Maraming babae ang mahuhulog sa kanya. Kailangan ko lang ng lalaking sobrang talino at malakas na maaasahan ko. Tamang-tama si Chu Yunji, hindi ba? Kabanata 2878. Matuwid. Pero hindi mo nga siya kilala, paano ka nalang magdedesisyon na kasama siya? Alam kong nag-iisip ka, ngunit hindi ito laro, Little Yun, makinig ka sa iyong Panginoon. Hinawakan ni Yang Le ang kamay ni Ling Yun at tahimik na sinabi. Alam ni Yang Le na magiging habang buhay na pagdurusa kung ikakasal siya sa isang taong hindi niya mahal. Siya rin ay dating walang katulad na kagandahan at isang kagilahil alas, mayroon pang ang mga sikat na hierarch na umibig sa kanya,
Gayunpaman, hindi siya nabigla, si Ling Yanyo lamang ang minamahal na half-step Divine King noon. Sinasabi ko ang totoo mga master. Hindi mo ipagkakait sa akin ang karapatang ituloy ang landas sa tabi ng isang eksperto, tama ba? Naniniwala ako na magiging masaya tayo sa hinaharap kung kasama ko si Chu Yunji. Pagamat siya ay kasalukuyang nasa paligid ko, naabot niya iyon sa loob lamang ng isang dosenang taon, na humuhubog sa kung ano ang mayroon ng Blood Tool Sect ngayon. Dapat halatang malakas siya diba? Walang sino man ang makakaila na lahat ito ay salamat sa kanya na ang kanyang sekta ay nakataas hanggang dito. Sa aking pananaw, hindi ito bottomless political marriage, mahinahong sabi ni Ling Yun. Bawat salita niya ay pinupuno si Ling Yanyo ng pagkakasala at kawalan ng magawa. Little Yun, huwag kang gumawa ng kaguluhan. Ang bagay na ito ay hindi isang bagay na maaaring pagpasyahan sa iyong kapritsyo. Sabi ni Ling Yanyo. Guro, ako ay may utang na loob sa Earthly Fire Heavenly Lightning Sect at hinding-hindi ko ito makakalimutan, hinding-hindi ko ito mababayaran ngunit mangyaring bigyan mo ako ng pagpipilian na ituloy ang aking kaligayahan. Sabi ni Ling Yun sa seryosong tono. Ikaw, buntong hininga, bamantong hininga si Ling Yanyu at umalis. Anak, bakit? Mahigpit na hinawakan ni Yang Le ang kamay ni Ling Yun na may luha sa kanyang mga mata. Itinuring niya si Ling Yun bilang kapareho ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang panukalang kasal na ito ay naging dahilan upang ang buong Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay tamaan ng ganoong kaguluhan. Nakakabaliw na hindi man lang niya maprotektahan ang sarili nilang anak, ano ang silbi ng pangalan ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect? Si Xinyang, asawa ni Master, minsan hindi tayo dapat mabuhay para lang sa sarili natin. Hindi ako pupunta sa kailaliman ng impyerno, magpapakasal lang sa Blood Tool Sect. Umaasa ako na ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay maging mas mabuti at mas malakas. Ako, si Ling Yun, ay magiging disipulo magpakailanman ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect kahit nakasal na ako sa Blood Tool Sect. Ang kapis palad kong anak. Niyakap ni Yang Le si Ling Yun at umiyak. Pagkalipas ng 3 araw, sa paanan ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, nagtipo ng 10 malalaking sekta, ang pinuno nila ay si Chu Wang. Hahaha, Lord Ling, kumusta ka na? Parang ilang taon lang kahit kakakita lang namin noong isang araw. Natatawang sabi ni Chu Wang. Sa kasalukuyan, si Ling Yanyu ay nakatayo sa tuktok ng engranding bulwagan habang nakaakbay sa likod ang kanyang mga braso habang nakatingin sa paanan ng bundok. Tinatanggap ko ang Blood Tool Sect at ang iba pang mga sekta upang talakayin ang mga bagay sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos ay tumalikod si Ling Yanyu at pumasok sa Grand Hall. Ito, ang Ling Yanyu na ito ay medyo bastos. To think hindi niya tayo inimbitahan. Mukhang galit na galit si Ling Yanyo, huho. Lahat tayo ay sumusuporta kay Elder Chu. Hahaha, tama ka. Ang Ling Yanyo na ito ay halatang bastos, plano ba ng kanyang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect na harapin tayong lahat? Nakangiti ang mga mata ng bawat matanda habang tahimik nilang pinagmamasdan ang sitwasyon. Inaasahan nilang makitang labanan ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect at Blood Tool Sect. Pagkatapos, makukuha nila ang gusto nila, mapapansin nila kung gaano talaga kalakas ang Blood Tool Sect. Ang mga lalaking ito ay may sariling mga plano, ngunit sa ngayon, sila ay nakatayo sa panig ng Blood Tool Sect. Tingnan ko kung ano ang inihanda ni Ling Yanyo. Itong si Chu Wang ay hindi natatakot. Emph, tara na, sabi ni Chu Wang na may madilim na ekspresyon. Ito ang pinakamalaking insulto na dinanas ng kanyang Blood Tool Sect, paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, wala sila rito para i-pressure ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ngayon, nandito sila para sa marriage proposal. Umaasa siyang hindi mag-aaway ngayon, hanggat tinanggap ni Ling Yanyo ang panukala, nangangahulugan ito na yumuko ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Ang 10 dakilang matatanda ay muling pumasok sa malaking bulwagan. Si Ling Yanyu ay nakatayo habang ang kanyang mga braso ay nakakross na ang kanyang likod ay nakaharap sa karamihan ng may pagmamalaki. Dapat malinaw na si Lord Ling kung bakit ako naparito ngayon. Iniisip ko kung ano ang hatol. Kinusot ni Chu Wang ang kanyang mga mata at sinabi. Sumasang-ayon ang matandang ito sa kasal sa pagitan ng Blood Tool Sect at ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, sabi ni Ling Yanyu. Nagbago ang ekspresyon ng lahat.
Tithing tinanggap talaga ito ng matandang umutot. Alam nilang lahat na si Ling Yanyo ay isang matigas ang ulo. Hindi siya yuyuko kahit kanino, kahit na ang Divine Golem Sect at ang Chi Transformation Sect Lord ay hindi makahikayat sa kanya na gawin ang anumang bagay. Gayunpaman, tinanggap niya ang alok, nangangahulugan ito na tinanggap niya ito ng lubusan. Ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect sa wakas ay yumuko sa Blood Tool Sect. Ang mga mata ni Chuwang ay nagningning at ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang malaking ngiti. Hinihintay niyang sabihin ni Ling Yanyu ang mga salitang iyon. Maliit na bagay lang ang kasal, ang layunin nila ay pagsamahin ang dalawang sekta. Ang kinabukasan ng Tianxing Boundary ay tiyak na magbabago. Gayunpaman, ang Blood Tool Sect ay malayo pa ang mararating para maging numero unong sekta ng Tianxing Boundary. Dahil ang kanilang mga mapagkukunan at kasaysayan ay hindi maihahambing laban sa Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, Divine Golem Sect at Chi Transformation Sect. Sila ay mga sekta na umiral sa hindi mabilang na mga taon, ito ay hindi isang bagay na maaaring madaig ng anumang sekta sa isang solong lakad. Ngayon, mukhang tiyak na babangon ang Blood Tool Sect para maging isa sa nangungunang sampung sekta. Kailan kaya sila aabot sa numero unong sekta? Kailangang maghintay iyon kapag bumalik si Chu Yunji mula sa Profound Connection Divine Palace. Sa panahong iyon, ang Blood Tool Sect ay magiging walang talo sa loob ng Tianxing Boundary. Hahaha, si Lord Ling ay matuwid. Ang isang ito ay talagang masaya tungkol dito. Pagkatapos, itinakda ang kasal na ito. Makatitiyak ka, Lord Ling. Tiyak na sisiguraduhin naming ikakasal ang mag-asawang ito. Ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect at Blood Tool Sect ay magiging isang pamilya sa hinaharap, na sumusuporta sa isa't isa. Ngayon, ako, si Chuwang, ay masaya at humanga sa biyaya ni Lord Ling. Sana ay suportahan ni Lord Ling ang Blood Tool Sect sa hinaharap, sabi ni Chuwang. Nanlamig ang mga mata ni Ling Yanyo nang lumingon siya at nakatitig kay Chuwang. Kabanata 2879. Ang impluwensya ng isang panday. Siyempre, susuportahan namin ang isa't isa kapag may problema kami. Gayunpaman, sinasabi mo ba na ako, si Ling Yanyo, ay dapat magpasakop sa iyo? Agad na pumutok ang nangingibabaw na chi ni Ling Yanyo. Ang mga matatanda at ang ekspresyon ni Chuwang ay naging pangit. Hindi nila masusukat ang lakas ni Ling Yanyo. Hehe, nagbibiro siguro si Lord Ling. Kung ganoon, bakit hindi tayo magtakda ng petsa? Si Ling Yun ay walang katulad na talino at maganda, ang aking apo ay makapangyarihan at mahusay sa kanyang mga kasanayan sa panday. Kahit ang sect lord natin ay natalo sa kanya. Tumawa si Chuwang. Pagdating sa kanyang apo, puno ng pride at confidence ang mukha nito. Ano, kahit ang kasanayan sa panday ng Lord of the Blood Tool Sect ay hindi maihahambing sa kanya. Ang ekspresyon ni Ling Yanyo ay naging napakabigat, katulad ng iba pang matatanda. Narinig nila na si Chu Yunji ay makapangyarihan, nagagawa niyang maglagay ng mga karagdagang epekto sa isang banal na kasangkapan, at ang kanyang mga kasanayan sa panday ay natutumbasan ng kanyang sarili sa Panginoon. Nais ng lahat na mag-booter up laban sa gayong kababalaghan. Upang maglagay ng karagdagang epekto sa isang banal na tool, tanging ang mga tao sa Central Region Divine Land ang makakagawa ng ganoong bagay. Salamat sana ang Blood Tool Sect ay nagawang bumangon at ang iba pang siyam na sekta sa butter up sa kanila. Dahil sa mga salita ni Chuwang, naging mabigat ang paghinga ni Ling Yanyu at ng iba pa. Ang Lord of the Blood Tool Sect ay nakagawa ng Origin Divine Tools, kahit na maliit ang posibilidad na magtagumpay at ang kalidad ay maaaring hindi maganda. Ang kanyang kakayahan ay medyo mahusay dahil siya ay maaaring lumikha ng isa. Ang mga taong tulad niya ay sikat din sa Central Region Divine Land at madaling sumali sa isang makapangyarihang sekta. Ang mga alchemist at panday ay may napakagandang koneksyon at impluensya sa banal na mundo dahil marami ang naghangad na humingi ng kanilang serbisyo. Gayunpaman, si Chu Yunji ay isang junior pa lamang. Talaga bang karibal niya ang Blood Tool Sect Lord? Nangangahulugan ito na siya ay nagtataglay ng parehong impluensya gaya ng sa Panginoon, tiyak na makakamit niya ang isang mas malaking kaluwalhatian sa hinaharap. Marahil ay naging pinakadakila sa Tianxing Boundary. Totoo ba ang sinabi ni Elder Chu? Tanong ng Elder ng Chi Transformation Sect na may Think Time na ekspresyon. Siyempre, magbibiro ba ako tungkol sa ganitong bagay?
Isang magandang bagay na handang tanggapin ni Lord Ling ang kasal na ito. Lord Ling, tiyak na malalaman mo na sa hinaharap ang aking apo ay karapat-dapat na makasama sa kababalaghan ng iyong sekta, mataimtim na sinabi ni Chu Wang. Ang iba ay nagsimulang muling suriin ang mga kakayahan ng Blood Tool Sect. Mukhang umakyat na sila sa ibang level ngayon. Ang kanilang sekta ay isa na dalubhasa sa Panday. Ngayong mayroong dalawang eksperto na maaaring lumikha ng Origin Divine Tools, ang sekta ay kahanga-hanga na ngayon. Ang pinakamahalaga, mula sa mga salita ni Chu Wang, si Chu Yunji ay mas magaling pa sa kanilang Panginoon. Natahimik si Ling Yanyo. Sa sandaling ito, wala siyang ideya kung tama o mali ang desisyong ito. Maaaring tulad ng sinabi ni Chu Wang, maaaring hindi mali na magpakasal sina Chu Yunji at Ling Yun dahil magiging maganda ang kinabukasan ni Chu Yunji. Narito si Chu Yunji upang bisitahin si Lord Ling at ang mga kapwa elder. Sa sandaling ito, sa labas ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin na umabot sa kalahati ng sekta. Ano? Nandito si Chu Yunji. Si Chu Yunji ba yun? Talented talaga. Oo. Nagtataka ako kung paano nakuha ni Senior Ling Yun ang ganoong uri ng swerte, napakasala ng isang bata at mahuhusay na prodigy tulad ni Chu Yunji. Si Chu Yunji ay tunay na huwaran para sa atin, naabot ang Divine King Realm sa murang edad, walang katulad na malakas at nagtataglay ng mahusay na kasanayan sa Panday, maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ang mga disipulo ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay nainggit kay Chu Yunji. Ang mga lalaki ay napuno ng apoy ng pagiging mapagkumpetensya at mga batang babae na nangungutya sa kanya. Si Chu Yunji ay nakasuot ng scarlet na damit, nagtataglay ng mahabang buhok, maliwanag na nagniningas na mga mata. Nakarating siya sa Earthly Fire Heavenly Lightning Sect na may pulang-pulang ulap sa ilalim niya. Chu Yunji. Kinusot-kusot ni Ling Yanyu ang kanyang mga mata habang ang lahat ay nakatingin sa labas ng Grand Hall. Tunay, ang pinakatalentadong prodigy ng Blood Tool Sect. Mukhang kailangang magbago ang top 10 sects ranking. Naisip ni Ling Yanyu. Mid Divine King. Kasing lakas ni Ling Yun, at nagtataglay siya ng mahusay na kasanayan sa Panday. Isang eksperto na maaaring lumikha ng Origin Divine Tool, sapat na upang ilipat ang half-step hierarchs upang gawin ang kanyang pagbid. Siyempre, kakailanganin niyang gumawa ng tunay na Origin Divine Tool. Ang Lord of the Blood Tool Sect ay gumawa lamang ng isang Origin Divine Tool na sandata, pinayagan siya nitong magbukas ng sarili niyang sekta, sa makatuwid, ang halaga ng isang Panday ay higit pa rito. Isang tunay na kababalaghan ng kasalukuyang henerasyong ito, Pamangkin Yunji. Sabi ni Ling Yanyu habang nakatitig kay Chu Yunji. Ang titig ng lalaking ito ay puno ng malamig na nakamamatay na chi, malamang na marami na ang pinagdaanan ng lalaking ito, hindi katulad ng mga bulaklak sa greenhouse. Sobrang papuri ni Lord Ling, magiging pamilya na tayo sa hinaharap. Ngayon, lampasan ni Yunji ang kanyang mga hangganan at hihilingin na makita si Lady Ling Yun, papayag ka ba? Pagkatapos ng pagsubok para sa Profound Connection Divine Palace, araw at gabi ko siyang iniisip. Sana aprubahan ng Panginoon. Ngumiti si Chu Yunji. Kailangan mong lusutan ako kung gusto mong makita si Junior Ling Yun. Malamig na sabi ni Ling Changso. Siya at si Ling Yun ay magkapares mula noong sila ay maliit, paanong hindi magagalit si Ling Changso ngayong ikakasal na siya sa isang tagalabas. Mula sa kanyang pananaw, ang lalaking ito sa kanyang harapan ay walang kung ano ang kinakailangan upang protektahan siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Ling Yanyo, dahil gusto rin niyang makita kung gaano kalakas ang lalaki. Si Ling Changso ay isang peak early divine king, halos maihahambing kay Chu Yunji, ito ay magiging isang mahigpit na labanan. Kabanata 2880. Ang mayabang na Chu Yunji. Ito ay senior brother mula sa Earthly Fire Heavenly Lightning Sect, ako ay kumilos ng hindi masusunod. Sabi ni Chu Yunji habang nakakuyom ang kanyang kamao, kahit na nagniningas ang kanyang mga mata. Tama na ang Saturday, kung gusto mong makita si Little Yun, kailangan mo munang lampasan ang Ling Yun Battle Halberd ko. Si Ling Changso ay may hawak na 9 meters ang haba ng Battle Halberd habang siya ay lumilipad patungo sa himpapawid, nakaharap kay Chu Yunji na may intensyong labanan. Haha, nagseselos si Senior Ling.
Kung iisipin, ang ating Senior Ling ay napakataas ng loob na tao. Gayunpaman, nawalan siya ng kwalipikasyon para makapasok sa Profound Connection Divine Palace. Wala akong mataas na pag-asa para sa labanang ito. Umayag. Bagamat umaasa rin kami na matatalo ni Senior Ling si Chu Yunji, maaaring nakakadismaya ang resulta. Baka hindi totoo yan. Ang mga pumasok sa Profound Connection Divine Palace ay maaaring hindi ang pinakamalakas. Hindi naman siguro masamang bagay na hindi nakapasok si Senior Ling sa Profound Connection Divine Palace. Obserbahan natin kung sino ang mas magaling. At least para sa akin, si Senior Ling ay walang kapantay. Ang hindi mabilang na mga disipulo ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay tumangala. Malinaw ang lakas ni Ling Changsung ngunit hindi talaga siya matatalo. Hindi bababa sa hindi laban sa kanyang kasalukuyang kalaban. Yunji, tandaan mo, huwag mong patayin ang kalaban mo. Ito lang ang senior ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect na tinatanggap ka, sabi ni Chu Wang. Susunod ako sa turo ni Lolo, sabi ni Chu Yunji. Para sa labanang ito, tinitingnan ko si Chu Yunji, tiyak na magiging mahusay ang batang ito sa hinaharap. Sabi ng isang elder, halatang mataas ang tingin kay Chu Yunji. Senior kuya, pakiusap, bigyan mo ako ng iyong pagtuturo. Itinaas ni Chu Yunji ang kanyang braso at sinabi, sige, kunin mo ito. Itinuon ni Ling Changso ang kanyang tingin at humakbang pasulong, nagpakawala ng napakalaking chi kasama ang kanyang halberd sa kanyang mga kamay. Naging seryoso ang mga titig ng Divine King Elders dahil hindi madaling hinanap ang gayong sagupaan, tiyak na magiging mahusay ang sagupaan sa pagitan ng Divine Kings. Sa sandaling ito, itinuon ni Ling Yanyu ang kanyang tingin at binalot ang lugar na may banal na pinagmulang chi sa paligid nila upang ang Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay hindi maapektuhan ng kanilang sagupaan. Makapangyarihan si Lord Ling. Napasinghap ang ilan sa lakas niya. Isang tuktok na Divine King. Tanging ang Divine Golem Sect at Chi Transformation Sects, Lords lang ang makakalaban kay Ling Yanyu. Peak Divine King, isang yugto kung saan ang mga matatandang ito ay pangarap lamang na maabot. Unang umatake si Ling Changso, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Chu Yunji habang siya ay umatras. Medyo malakas si Ling Changso ngunit hindi pa rin kasing lakas ni Chu Yunji. Umatras si Chu Yunji habang ibinabato ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang aura ni Ling Changso. Hindi madaig ni Ling Changso ang kanyang kalaban kahit na hawak niya ang kanyang pinagkakatiwalaang halberd. Ang isang Peak Heavenly Divine Tool ay hindi makakapantay sa isang Origin Divine Tool. Hindi maabot ng kapangyarihan nito ang antas ni Chu Yunji. Sa totoo lang, si Ling Yun Battle Halberd ni Ling Changso ay seryosong tumingin sa kanya kay Chu Yunji dahil malakas pa rin ang mga diskarte ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect. Lightning Flame, Battle Halberd ay nagliyab. Umatake si Ling Changso gamit ang malalaking paggalaw. Ang mga disipulo ng Earthly Fire Heavenly Lightning Sect ay nagulat dahil ang kanilang kuya ay kasing lakas ng dati. Isang daang zang area ang nasunog habang ang apoy ay nagmumula sa kanyang halberd na may kasamang kidlat na tumama sa kanyang kalaban. Si Ling Changso ay nagpakawala ng isang makapangyarihang pamamaraan upang si Chu Yunji ay hindi magkaroon ng pagkakataon na gumanti, sinusubukang ibagsak siya sa isang solong lakad. Pagkatapos, makikita ng lahat ang kanyang husay. Medyo maganda, nakakalungkot na ang halberd smite ay hindi ganap na magamit sa iyong mga kamay. Umisi si Chu Yunji habang binabasag niya ang apoy ng kidlat gamit ang kanyang kamao. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Ling Changso nang si Chu Yunji ay naglakas loob na harapin ang kanyang pag-atake gamit lamang ang kanyang kamao. Para mapaglabanan niya ang isang Heavenly Divine Tool gamit lang ang kanyang katawan. Overlord Halberd, si Ling Changso ay umatake gamit ang simplistic pattern ngunit may malalakas na strike. Ang nagmamasid na matatanda ay tumanggo nang makita ang kanyang husay, ang ilan ay hindi man lang magawa ang gayong karunungan, ngunit si Chu Yunji ay hindi nabigla dito. Scram! Isang malakas na suntok ang ibinato ni Chu Yunji patungo sa halberd, dahilan upang halos lumipad ito palayo sa pagkakahawak ni Ling Changso. Ang kamay ni Ling Changso ay nasugatan at ang pag-urong na nagmumula sa kanyang mga braso ay nagtapon sa kanya, na umubo ng dugo at nagdusa ng matinding pinsala. Nakakatakot na diskarte, umayag, mukhang matatalo din tayo sa kanya, nakakaloka talaga.
Elder Chu, mukhang isang tunay na pamatay na makina ang lumalabas sa iyong Blood Tool sect. Ang pamamaraan ng pamangkin na si Yunji ay kagilahil alas, hindi namin ito magawang gayahin. Ang mga matatanda ay nagpuri, sila ay humanga sa lakas ni Chu Yunji. Salamat sa pagtuturo, kuya. Umiti si Chu Yunji. Emph, mahina ako, si Ling Changso, natalo. Kinagat ni Ling Changso ang kanyang mga ngipin habang umuubos siya ng dugo. Ang pag-urong mula kay Chu Yunji ay lubhang nakapinsala sa kanya. Ang taong ito ay kasuklam-suklam, ngunit hindi may kakaila na siya ay malakas. Napakabigat ng ekspresyon ni Ling Yanyo. Ano man ang mangyari, ang Earthly Fire Heavenly Lightning sect ang natalo. Si Ling Changso ay isang taong mas mahina kaysa kay Ling Yun, ibig sabihin, malamang na si Ling Yun lang ang makakatalo kay Chu Yunji. Tunay, isang walang katulad na kababalaghan, ang lakas ni Pamangkin Yunji ay malamang na nasa top 5 sa loob ng buong Tianxing Boundary, sabi ni Ling Yanyo, bilang Panginoon ng sekta. Natalo na sila, hindi na siya makapagreklamo tungkol doon. Ibinigay ni Ling Changso ang kanyang makakaya at natamaan ng husto si Chu Yunji. Si Ling Changso ay kailangang magpahinga ng 3 taon upang tunay na makapagtanghal muli sa kanyang tuktok. Mayroon pa bang mga senior sa Earthly Fire Heavenly Lightning sect na maaaring magbigay sa akin ng ilang pagtuturo? Ngayon, medyo nangangati akong ipakita ang halaga ko. 2 lang ang layunin ko ngayon, ang isa ay ang makita si Lady Yun at ang isa ay ang hilingin sa isang tao na talunin ako. Isang higanteng alon ang nilikha. Dahil sa mga salita ni Chu Yunji, tumigas ang ekspresyon ni Ling Yanyo. Nandito ang lalaking ito para pukawin tayo, para hamanin ang Earthly Fire Heavenly Lightning sect. Gayunpaman, ngayong natalo si Ling Changso, ang Earthly Fire Heavenly Lightning sect ay itinuring na mas mahina, ngunit gusto pa rin ni Chu Yunji ng higit pa.